Ayan, meron na tayong early bird si Ma'am Lolita. Good evening po. Ayan, dumami na dumagdag na si Sir Milesio. Good evening po. Ayan. Ayan, si Ma'am Lolita mailagay nga early bird for tonight. Wait lang, ma-chat ko na para hindi ko malimutan. Lolita Zara, early bird. Ayan. Ayan. To all, everyone. Ayan. So, hello po. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Oo nga. 8 minutes. 8 minutes bago mag-good evening. Tama naman si Sir Milesio. Okay? So, guys, invite lang po kayo. No? We are going to tackle the application that you are going to use sa pag-trade po. So, welcome po sa mga dumarating at pumapasok sa ating webinar tonight. Welcome po Sir Andrew, si Ma'am Angeline, it is Ma'am or Sir Aveb Beaver, si God Pinsa, Ma'am Gemma, hello po, and si Ma'am Lolita of course, and then si Sir Milesio. Invite lang po kayo, no, while we're waiting for others. So, ayan po. I hope guys, kung naka-attend kayo last time or last Monday, I hope may natutunan po kayo. May natutunan ba tayo, guys? May natutunan po ba tayo? Ayan, para at least alam ko no kung ano kung meron ba tayong dapat linawin or gusto nyong wag naman natin ulitin lahat. Available na po pala yung webinar, I mean recorded webinar natin last Monday. So I will send it po. If you wish to send it to your email addresses po, I will send it. Plus yung ating i-discuss ngayon. Very important po yung ngayon kasi kayo, ito po yung ating gagamitin habang tayo po ay nagde-trade. So, yun po. Please, please, please invite people and invite your relatives and friends po na gusto nyong i-share yung ating ano. Ay, hindi po naka-attend si Sir Aveb. Sir Aveb po, sir ba o ma'am? Ayan, ma'am. Ayan. So, taga saan po ba? Ayan. So, medyo mahaba. Ah, sir po. Ayan. Okay, kasi mabuti na yung nagtatanong. So, sir, ayan, si Sir Aveb hindi naka-attend ng Monday. So, might as well send you po yung email address nyo para maisabay ko po ano. Kasi basic training po ang meron tayo ng 29 at saka 30, 29th and 31st ng May. So, para po dalawa yung agad yung webinar na mapanood ninyo, ilagay nyo lang po, Sir Aveb, yung inyong email address. Okay? So, hello Sir Russell, long time no see. Kamusta po? Ayan, si Ma'am Sheila, hello po. Ayan, 11 pa lang tayo guys, including me. So, 10 pa lang, no? So, let's just invite, no? Ano po, ako po ay nabibless, no, kay Sir Russell. Bigyan ko lang po kayo ng, imamarites natin ng konti. Si Sir Russell po is an attendee of a webinar, no? And he's been actively participating sa ating Tickmill community. Ayan, we have created a group chat and we name it sa Tickmill community. Nagbibigay po sila ng mga insights, what to trade and or kumbaga sa mga sa trading terminology as signals. Of course, those signals are of course based on your own, I mean, trade at your own risk. Yung sinasabi natin, TYOR, trade at your own risk, no? Yun po yung sinasabi natin. And nakakatuwa po kasi they are exchanging insights and inputs. Ano yung tumataas, bumababa sa market, ano yung malakas ang galaw. But most of them are trading gold. Bakit gold? Kasi po malakas ang galaw or yung volatility na tinawag natin. Hi Pastor Shem, ayan. Pumapasok na sila. Thank you so much. Ayan, Ma'am Red, registered na po ako para sa advanced training webinar. Tuloy po ba yon? Yes po, Sir Milesio. Tuloy po yon. That would be on tomorrow. Yeah, June 1. That's tomorrow, guys. First day ng ating advanced training with Sir Nathan Jinson. So please do attend. Kasi yung mga marunong na mag-trade, please ask questions tomorrow. I know marami pa rin kayong mga tanong. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano pong nangyari? Ano po yung naging result? Or ba't ganito ang impact? No? May mga ganun tayo. Kasi even Sir Nathan, he's been trading almost 30 years na. No? But he still has questions and he still has, you know, mistakes. Kasi nga, no one can predict the market. Kasi kung meron, ebe, good luck. Hinire na tayo ng banko. Diba? So, yun yung sinasabi natin na kahit po matagal na tayo nagtitrade, we still experience new or something new sa market. Possible na, of course, inulit yung prices.
nadaanan kung tinatawag nating history, no? Bibigyan ko lang kayo ng mga background, pero yun po yung nangyayari. So kahit po napakatagal nyo na sa market, of course, it's based on decisions ng mga nakaupo sa, let's say, sa federal, ano, no? Sa tawag dito, sa nagde-declare ng prices, nagde-declare ng interest rates nila, kung tataas or bababa, ano ba talaga ang tunay na status ng gold ngayon, so ito ba ay pataas or bababa. So far, no, medyo undecided ba si market o undecided ba ang market, gold market ngayon. Tingnan nga natin, sandali. Silipin natin ang market. O, di ba? Nag-hedge lang kasi ako, no? So, nag-hedge po. Ayan, matatopic natin yan later. Hedging is one style, hindi strategy. Strategy na ginagawa sa pag-trade. So, yun po. Okay? Invite lang po kayo. We are only 18. Ayan. So, sige po nga po. Sino ang pinakamalayo? Sa Luzon, sino ang taga-Apari? Sa Mindanao, sino ang taga-Davao? Jensan, yan, mga yan. Meron ba? Kasi sa mga previous webinars po natin, meron po tayong taga-Davao, meron po tayong taga-Cagayan de Oro, taga-Jensan. Dito pa, warang wala. Malalapit na lang ba yung ating na-re-reach ngayon? Ayan, si Sir Alvin. Welcome po. Ayan, ang ating napaka-helpful na si Sir Alvin. Ayan. Mga nasa GC po ito. Guys, if you would like to to be part of the GC or the Tickmill community, PM niyo lang po ako. Ito ha, teka, ang aking Facebook para po mai-add niyo ako or mai-message niyo po ako para mai-add ko kayo nun sa GC natin, no? We have GC naman po or group chat wherein sabi ko nga po nagtutulungan yung ating mga members doon. So yun po yung nakakatuwa na na-build naming community. Kasi we are helping each other, lalo na po sa mga bago. And nakakatuwa po kasi talagang they are learning from each other. So yun po yun. So kayo naman po, yung mga umattend last time. Andito ba? Yung mga umattend last Monday? I hope you guys are here. Kasi yung Monday is pasakalye pa lang natin. Tonight, we're going to talk about MT4, yung platform kung saan yun ang gagamitin ninyo. At yun din po yung sabi ko nga, addictive ang pag-trade. So, hindi ko naman sinabi maging addict kayo in a way na hindi nyo nagagawin yung dapat yung ginagawa. Of course, discipline, di ba? Ayan pa rin. Mapag-aaralan pa rin natin yung discipline. So, it's 5:59, no? Time check, 5:59. We can start ang 6:05. Medyo maaga tayo ngayon. Mas prefer nyo ba guys ang 7 o'clock or 6 o'clock? Kasi parang medyo late na natatapos, no? Medyo 9 o'clock na. Yung iba po natutulog na or nagpapahinga na with their family. 6 p.m., yeah. Tama, ako din po 6 p.m. The only reason lang kapag 6 p.m., pagka non-farm payroll tayo, this coming. May question si Sir Milesio. Na-stop ako. Wait lang, sagutin natin yung question niya, ha? May question, kung sakali ba may mga nag-trade na ba na hindi nasunugan for the first time at nabawi na nila yung first funded account nila at napalago na ng tuluyan, kung nasunugan man ay kinita na sila, kinita na nila. Thank you. To answer your question, Sir Milesio, a good example is my account. Ayan. When I started po, way back 2014-2015, nag-trade po ako. And for the first time na nag-trade ako, for a month, ang aking pong capital that time was only $500. And I earned $2,500 in 3 months. So hindi mo naman po ako nasunugan kasi nabawi ko naman po. So that's one example, no? One good example. However, sabi nga natin, it's part of our trading experience na masunugan ang account. Hindi naman po ako nasunugan on my own money before. And then sabi ko, matagal, no? Medyo nasusunugan. Ibig sabihin na nasunog kasi zero balance eh. Or talagang as in wipe out. Pero pag sinabi natin na loss ka lang on a bit or a small amount or let's say half of it pero nabawi mo pa rin, hindi pa rin po nasunog ang tawag doon. It's just like may mga paper loss po tayo. Pag paper loss kasi negative siya on your screen or on your phone, red yung kulay, pero pag nakabawi naman yung market, nagiging profit siya. So that's what we call paper loss.
Okay, so I hope I answered your question, Sir Milesio. But then again, it's part po ng pagtitrade ang masunugan ng account. But we are here to guide you guys and help you out. And of course, syempre, to balance everything. Number one po ang emotions. Pagka po natalo, sabi ko nga, lagi ko po itong sinasabi, no, pag nag-i-invite ako na mag-talk, especially when it comes to forex trading, lagi ko pong sinasabi sa kanila, the more you stop, the more you lose. How can you get back what you lost kung mag-stop ka na? So sabi nga natin, the more na stop ka, the more you lose. Of course, wala ka nang pagbabawian eh, no? So kaya dapat continue lang. Of course, the next time with proper risk management, with proper guidance, the right broker and the right capital or enough capital to start with. Kasi napakalaking ano po niyan, factor. Ayan. So far, sabi ni Sir Russell, so far ang gold daw ay naka-accumulate na ng buy position around 117.10 pips. Okay, so yan po ang kanyang analysis or kanyang, ang kanyang pong observation at inabot na po yung ganyang price. So ibig sabihin, it might go up, no? Yes, right broker, Sir Pastor Shem. Tama po, thank you. Yes, right broker. I am proud to say guys, among all brokers, Tickmill po ang pinaka-lowest spread. And I can guarantee you that. Okay? Sabi ko nga, even sa gold, nagsi-zero spread tayo on a prime time trading market time. So yan, proud po ako sa ganyan and I was really shocked knowing na talagang tayo pala yung pinakamababang spread. Okay? So katulad ng tinapik natin last Monday, how to spot yung mga market makers and what to check and paano yung mga licenses nila. So yun yung number one na dapat natin tingnan. Okay? So ayan, kakaunti pa tayo. But yeah, sabi ko nga we will start at 6:05. So as I promised, 6:05 tayo mag-start para matapos din tayo kaagad. Okay? So may mga questions pa tayo. Melanie, welcome po. Ay, Ma'am Mercy Lynn. Ayan, umaten siya. Kamusta po, Ma'am Mercy? Ay, natutuwa ako kasi may mga babae. Ayan na naman tayo. Hindi po ako racist, ha? Hindi po ako respect ng gender. Ang sa akin lang po, talagang sobrang happy po ako pag nakakakita po ako ng babae na nagtitrade. Ayan. Kasi lagi nilang sinasabi, ano lang eh. I mean, mostly, 90% actually. 90% of forex traders are men. Hello po, Ma'am Mercy. Ayan. So 90% are men and 10% lang yung mga babae. Ayan. Pero guys, mind you, 90% of people failed in forex trading and 10% only being successful. Magamit lang yung 90-10 ano. Anyway. All right, so 6:05 na guys. So kahit po 29 pa lang tayo, we should start na. Okay? So invite niyo na lang din po yung mga friends niyo and then to attend, no. Natutuwa po ako noong last time kasi ang dami po nag-send ng messages sa akin to ask for the recorded video. And I will give it to you tomorrow. Ayan, kasi available na po. Ngayon lang hapon na ibigay sa akin ng head office. So, ay Sir SB, kamusta po? Welcome po. Long time no see. Ayan, si Sir Vince andyan. So guys, ayan, maraming salamat po. Si Sir Anthony Joaquin Cadiz, welcome po. Thank you po sa pag-attend. Okay? So sige guys, last one. Sino ang bago? First time. As in, first time umattend ng Tickmill webinar or first time umattend ng Forex Trading webinar? Anyone? First time? Ayun, may nag-raise ng hand. The who? Oops, di ko siya makita. Uy, nawala. Ah, napindot lang siguro. Ayun, si Sir Aveb. Ayan. Sir, first time na umattend ng Forex Trading webinar or first time umattend ng Tickmill webinar? Michael Anselmo. Wait, let me check, Pastor. Wala po. Wala po si Michael ano daw yun? Michael Anselmo ba? Anselmo. Wala po, Pastor. Baka late po siya or ano. Ayan. So, ayun. Ano pa yung sabi ko? First time? Si Sir Aveb pala yun. Second time si Ma'am Nancy. Ayan, congratulations. At least naka-second time. So meaning first time mo last Monday. Ma'am Nancy, no? Ayan. So nakakatuwa naman. At least nag-continue sila.
Nag-continue. And that's good. Oy, si Sir Romualdo, welcome po. First time po daw niya na umaten. So, Sir Romualdo, welcome po sa Tickmill webinar and welcome po sa mundo ng Forex trading under Tickmill. Okay? So, ang didiscuss po natin tonight ay ang application or platform kung saan po tayo magte-trade ng Forex. Okay? But meanwhile, bago po tayo mag-start, ito po ay ating number one rule. We always start and end with a prayer. So, we respect your organization, we respect your faith, no, and your religions, but please do allow us to pray before we start. Okay? For guidance po yan. So, siguro next time I will request Pastor Shem to lead the prayer. But for now, siguro, Sir Pastor Shem, hindi ka na pwedeng umabsent, ha? Ayan. Alright. So, okay. So, guys, please join me. Okay, Father God, we thank you for this wonderful night na marami pong umattend to learn, Lord, sa araw na ito. And we hope, Lord, and we pray to give us guidance, to give us wisdom and knowledge to understand everything that we are going to tackle and to discuss. Lord, bless the speaker for tonight so we could impart and share our experience to these attendees who shared their time with us. Thank you, Lord, and please guide us in everything we do tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Okay, guys. We have to start. Ayan. So, guys, nung last time, ang pinag-usapan natin is about, of course, basic understanding of Forex trading. I hope, guys, naalala niyo po yung ating pinag-usapan, no? Kasi hindi po natin siya pwedeng pag-usapan ulit ngayon. That's why I'm going to give you yung recorded webinar natin. So what we're going to tackle is the application na gagamitin natin sa pag-trade. Excited na ba kayo, guys? Parang gising pa ba tayo? Gising pa ba tayo? Ako, nagkape ako para magising ako. And but haven't eaten dinner yet. But it's alright. Hi, Ma'am Jennifer. Okay, guys. So we will start na. Okay. E, papakilala ko pa sa inyo ang MT4. Okay? So let me share my screen, guys. Okay. Alright. So guys, can you see my screen? I will close yung aking video, guys, ha? Please allow me to close my video kasi para mas mabilis yung execution natin. Alright? Okay. So, close ko na ha. Ayan. Okay. Guys, so what is this? This is MT4. And MT4 is, ibig sabihin po niyan, is MetaTrader 4. Ang MetaTrader 4, guys, ay gawa po ng MetaQuotes or MetaQuotes Corporation, which is from Russia. Katulad nga po na naikwento ko nung Monday, ang MetaTrader 4 is galing sa Russia. Remember, nagkaroon po ng Ukraine and Russian war. So, nagkaroon po ng problema sa na umayon or kumampi ang US sa Ukraine. So, in that sense, parang sinanction po ng US ang Russia sa iba pang mga transactions nila or businesses nila. But what Russia did, sinanction po niya ang buong mundo. In what manner? Kinancel po niya o tinanggal po niya ang application ng MetaTrader 4 sa Apple application at sa MacBook. So alam naman natin ang US are using MacBook and iPhone. So in that sense, ang dami pong naapektuhan ng mga clients, no, all over the world yan kasi global po ang nagte-trade sa atin. And because of that, nakita natin how powerful Russia is. Okay, so alam natin, but not mentioning kung ano pa yung kaya nilang gawin, but good thing, hindi ko po alam anong klaseng negotiations ang ginawa nila and ibinalik po nila, thank God. After, as far as I remember, January ata yung nawala or before December, nawala yung Apple application, MetaTrader 4 application sa Apple. So bumalik po siya ng March 8. March 7 to be exact, and nakakatawa kasi kung hindi po, marami pa rin po ang gumagamit ng Apple and Mac. Okay? So much for that, guys. Ang MetaQuotes po is gawa or galing sa Russia. So ito pong mga MetaQuotes na to, o ito pong mga prices na gumagalaw na to, guys, ito po ay gawa or galing sa liquidity provider. Okay? Yan po ang pinoprovide ng MT4 sa atin para alam po ninyo kung saan kayo bibili. Sell on bid, buy on ask. Yan po. Kung saan po kayo magbebenta dito sa bid, yung price nila, at saan po kayo magbibili or bibili, buy on ask. So ask po. Yun lagi nyo tatandaan, sell on bid, buy on ask. Okay?
Malinaw po ba yun? So, guys, norm knowing that we have this MT4, MetaTrader 4, meron po, katulad ng nabanggit ko last time, no, meron po tayo na mga brokers that they have their own application or platform. So meaning, kasi po itong MT4, universal po ito. Ito yung most commonly used na platform sa pagde-trade, MT4 and MT5. So bakit ito yung ginagamit? Kasi third party po ito. Sabi ko nga, ito yung MetaQuotes. But other brokers, sabi ko nga, they have their own application or platform. Tulad na lang po ng Learn to Trade. Ano bang Learn to Trade? Meron po silang tinatawag na Smart Chart. No? Ang Smart Chart po, is ginagamit po yan, at least actually they have it for signals, no? Sabi nila, tinuturuan kila o bibigyan kanila ng signals what to trade using that Smart Chart. Pero alam ko guys, since ang MT4 and MT5 is for free, wala po yung bayad, so I suggest na ito lang po muna, especially sa beginners, no? But if you really want to explore more, kung gusto nyo po magbayad ng mga platforms, may mga available naman po dyan sa pagte-trade ng stocks, sa pagte-trade ng cryptos, no? Yun nga, yung Smart Charts is one, Natdanya is another one, and other one, as ano pa ba yung isa? Bloomberg, sa Bloomberg terminal naman po, para sa stocks naman yun. But then again, I suggest po na MT4 and MT5 na lang muna po tayo, which is yun nga yung sabi ko, commonly used na platform sa pagte-trade. Yung Smart Chart, I'm not sure if they changed the subscription, but it has 5,000 peso, no. I'm not sure if they changed it. 5,000 peso subscription kasi 'yon. Yung mga third party na 'yan na talaga may bayad. So, hindi ko alam kung meron bang nagte-trade sa Learn to Trade dito na alam kung magkano ang subscription. So, possible, no. So, at least alam natin. Then since ang sinasabi ko nga is MT4 and MT5 is for free, mas kailangan natin gamitin. Actually, before, kung maalala nyo guys, ang pagte-trade ng Forex is para sa mga rich people. Just being honest. Talagang hindi ka pwede mag-trade before nang wala kang $100,000 account. So that's more than 5 million peso kung rate natin ngayon ang susundin. But because of financial crisis that happened last 1998 and 2008, dun po ipinanganak or nagkaroon ng retail Forex trading. That's why nagkaroon po tayo ng chance na mag-trade on our own. So, hindi natin kailangan ipagpasalamat ang financial crisis, but somehow, nagkaroon po ng realizations na hindi pwedeng puro stock market lang ang nagte-trade. That's why pumasok na po ang mga small retail traders, tayo nga po yun, kasi ang mga big players po is mga bangko. Ayan, bangko, tsaka central bank, no, government bank, sila po yun. So, because of the market crash or sa financial crisis that happened last 1998 and 2008, kaya po meron tayo mga, nagkaroon tayo ng chance na mag-trade sa Forex po. Okay? So guys, sabi ko nga, MT4 and MT5, ano ba yung difference nitong MT4, MT5? Ah, 2,500 na lang per month? Wow, bumaba ah. In fairness, bumaba siya. Sabi ni Ma'am Gemma, 2,500 na lang daw per month. Yata, but yeah, she's not sure also. Pero yun nga, but sige, we'll see. Bumaba pala sila, okay? That's good to know para at least marami maka-avail kung sakaling they wanted to use that Smart Chart. So sabi ko nga guys, we have these two kind of platform na MetaTrader. Merong MetaTrader 4, merong MetaTrader 5 or MT4, MT5. Ako po, personal na ginagamit ko is MT4. Bakit? Nasanay na po kasi ako na gumamit ng MT4. And mas hindi po para siya sa akin is hindi siya complex. I'm not saying that MT5 is complex. It's just so happen lang na mas nasanay po ako sa MT4. I used MT5 sometimes kasi meron pong mga broker na talagang MT5 lang ang gamit. Meron pong ganun, no? Kasi ibang subscription ng MT4 and MT5. So merong broker na talagang solely MT5 lang ang gamit nila. So nakagamit na rin po ako. But still, hindi po ako masyadong, alam mo yun, hindi ako masyadong techie kasi talaga. So mas gusto ko yung MT4. At saka may mga characters or may mga anong tawag dito? Features po siya na mas gusto ko kaysa sa MT5. Although yung iba, sabi nga, meron ding features available. Parang iPhone lang yan. iPhone 5, iPhone 6. Hanggang ngayon, 14 na, hanggang 15 na. Meron na, no? But still, again, sabi nga, as long as you profit doon sa platform na yon, go lang po kayo. Pero sinabi ko nga, may mga broker na
they're provided their own platform, and it is actually, it is just being honest, it is more susceptible sa manipulation. Yun yung totoo doon. Okay? Yung MT4, one character nito or feature nito is nakakapag-hedge siya. Anong ibig sabihin ng hedge, guys? Ang ibig sabihin ng hedge, I will try one, ha? Okay. So, this is a new account, demo account ulit, ha? So, let's say magbabuy po tayo sa isang currency na Euro-USD. Okay. So, magbabuy ako, guys, sa one lang yan. Ay, ayan. Kasi nga bago, no? Tuturo ko sa inyo yun mamaya. Awag na lang muna. Sige na nga, magbuy na tayo. Ayan. Nag-buy ba siya? Ayan, nag-buy na siya. So, ngayon, pwede akong mag-trade ng sell at the same time. Ayan, dalawa na siya. Nakikita niyo ba yung sell natin? Pumapasok ba? Ayan, nakikita niyo, di ba? Kita niyo, guys? Ito, sorry ha, nasa ibang mundo yung aking view kanina. I mean, yung ano. Ayan, nakikita niyo, guys, no? Halos pareho ng galaw, di ba? Kasi napakababa po ng spread ng euro natin. Yan ang pinakamababang spread actually. So halos pareho, no? Tingnan nyo. Di ba? Nagpa-profit one in one lang talaga siya. So yung sinasabi nating hedging, ibig sabihin guys, you can buy and you can sell with the same currency at the same time. Actually po sa MT5, hindi po available yan. Depende ngayon sa broker. Before talaga hindi. Ibig sabihin po nito yung hedging, pagka po nag-MT5 kayo at nag-hedging kayo, automatic kahit sang katutak yung buy na nilagay nyo, puro buy yan kahit anim, kahit ilan, then accidentally napindot nyo yung sell kasi hodang anong price nyo, anong amount ang negative nyo, magko-close po yun. Okay, sa MT5. But then again, ngayon po available sa Tickmill nakakapag-hedge. Ako rin po ay nagulat. Sa MT5 nakakapag-hedge po ang Tickmill, no, using MT5. Pero sa iba po hindi po talaga. Okay? So ito kasi guys, it's also one strategy sa pagte-trade how to earn. Bakit? Katulad dito. Ayan, profit na siya, di ba? Pwede mo nang i-close yan. Yung iba naman, they're waiting. Let's say, close na natin. Profit na natin yung 14 cents. Itong kabila, iintayin lang yan ng ibang trader na mag-positive and then mag-close na sila. So, ibig sabihin, they're earning same at the same time sa buy and sell. Okay? Nakukuha ba natin? Nakukuha po ba natin? Tao po? Naintindihan po natin? Ayan, hedging rocks. Ayan si Pastor Shem, halatang-halatang nag-hedge siya. Yan. Okay, so hedging po ang tawag doon, no? Maintindihan niyo po yan pag nag-trade na kayo. Actually, guys, first time kong tumalun sa market, hedging talaga ginawa ko. I'm not really aware of it yet that time, pero hindi ko in-expect na yun na pala yung strategy or na, style na ginagawa ko. So, and that's really good, guys. Mas madali yung maiintindihan at mas madali kayong kumikita. Yung mga nag-heads dyan, kaway-kaway. Ako po, number one. Talagang yan yung natutunan kong strategy. Up to now, I'm doing it. Or I'm sa pag-trade natin. Okay? So, balik tayo. Yung MT, yung sinasabi po kasi kung bakit hindi ganun ka, hindi ganun tawag dito, nagagamit yung hedging kasi po position-based ang tawag sa MT5. Pag sinabing position-based, kung ano lang po yung position or trades na gagawin mo, yun lang po siya. Netting kung tawagin. Sa kabila naman sa MT4, hedging. Okay? So actually ganun lang naman siya. Wala naman pong iba pang explanation. Yun lang din siya. Okay? So, in order to check din po sa ating account, itong ginawa natin, no, create lang po kayo ng demo account. Paano kayo magkikreate ng account ng demo account? Gusto niyo po ba ituro ko sa'yo, Ma'am Lori Romero, nag-hedging daw siya. Yes po, Ma'am Nancy, nag-hedge din po si Ma'am Lori. Ayan, Ma'am Lori has been trading, I don't know for how many years na, pero I know she's quite good on this. Okay? So, paano mag-create ng trading account? Simple lang, guys. Go to the website, tickmill.com. Create. Sige, ipakita natin, ha? Stop share ko to. Tapos, mag-share tayo ng ibang screen. Ayan. Pagdating sa... Share tayo. Asa na siya? Ayan. Kita nyo, guys? Nakikita nyo? Nasa Tickmill lang po tayo. Then, click demo account. Nakikita po natin yung screen. Nakikita po natin yung screen. Tao po.
Ayan, sabi ni Sir Alvin, visible naman daw. So you have to ito, tinuturo ko po yung paano maglagay ng demo account, ha? Paano mag-create ng demo account. Halimbawa po, lagyan natin test lang muna. Then, of course, yung apelido po ninyo, email address. Ayan. Of course, Philippines po yung susunod natin. Ayan. Then, phone number. Ayan. MT4 po yung gamit natin. Account type, guys, mamili po kayo. Classic, pro, ganyan. Pro lang po ang kiniklik ko, pero pwede po kayo mag-try ng classic. Okay, sige, try natin yung classic. Then, professional, leverage. Pagsimula pa lang po, I encourage you to use smaller ones. Pero pag sanay na po kayo, you can use 500. Depende po dun sa leverage na pinag-usapan natin kahapon, kung naalala nyo pa. Then, of course, virtual deposit. Pwede kayo mag 1,000, pwede kayo mag 10,000. Depende po sa inyo. Ang sa akin, suggestion ko lang, pag nagkaroon po kayo ng demo, ilagay po nyo yung amount na alam nyo kaya nyo i-deposit. Pagpalagay nyo 1,000. Kasi at least reality lang. No? Realidad lang po. So USD, then agree. Then makaka-receive na po kayo ng email regarding sa inyong demo account. Ayan. So tingnan natin. No? Share. Nakikita pa ba to? Share natin. Nakikita po itong aking email. Nakikita po yung email. Yes, okay. Ayan. So, ayan po yung ating email. Makikita nyo, ito po yung account number. Ito po yung demo account type. Of course, USD, demo account password, and demo account investor password. Guys, anong ibig sabihin ng account password and then investor password? Itong demo account password, guys, ito yung master password. Okay? Or pagka naman live account siya, nakalagay lang account password. Pag sinabi yung master password, guys, ito yung ginagamit sa pagtitrade mismo. Meaning, makakapag-execute ka ng mga trades, makakapag-close ka, makakapag-monitor ka ng trades. Kapag naman po ang gamit natin is investor password, ito po ay ginagamit ng mga nagpapa-fund management. Ibinibigay ng fund manager ito para ipakita lang sa investor as monitoring purposes. Hindi ka makakapag-trade, hindi ka makakapag-execute, monitoring lang ang magagawa mo. Bakit? Kasi po, pag nagpapa-mam or multi-account manager kayo, or nagpapa-fund management kayo, possible po na maging trigger happy tayo. Meron tayong nakitang profit, i-close natin. As fund manager, that's a no-no. Pag nagpa-handle po kayo ng account, hindi po kayo pwedeng gumalaw ng any trades na ginawa nila. Siyempre, masisira na po yung kanilang strategy or yung style nila para sa pag-trade nila. So, and at the same time, guys, ito talaga is ginagamit para lang makita. Halimbawa, may nag-offer sa inyo, magaling ako mag-trade, i-manage ko yung account mo. Nasabihin yun. Pero sabihin mo lang muna, sige nga, patingin ako ng account. Bigyan mo ako ng investor password. That's one way for you to know na tingnan mo yung style of trading niya. Okay, one tip yun, guys, ha, para makita nyo kung talagang magaling siya mag-trade. Although sa MT4, pwede naman natin yan tingnan mamaya. Papakita ko yung history ng accounts ng trades nila. Okay, so ganyan lang po. Ipapasok lang natin. So stop share ako ulit. Balik tayo sa MT4. Ayan. So paano ipasok yung information na yon? Lagay lang po sa file. Login to trade account. Ayan, dito lang po login, password, then of course yung ating server, Tickmill Demo account, Tickmill Demo UK, dun po natin ilalagay. Okay? So, ayoko na magbago ng account, baka mamaya sa sobrang bagal ng internet, hindi pa tayo makapasok. But at least, I showed you how to create a demo account. Ganun lang po yun. Dito lang po kayo sa file, then login to trade account. Kasi yung ibang broker, guys, open an account lang sila, then demo account, dire-diretso na. Dito lang din sila nakakapag-create. But sa Tickmill, it's a different way po ang ginagawa natin. That's why ang way natin is to go to our website and then click demo and then create your demo account. Okay? Malinaw tayo dun, guys, sa investor password at password natin sa master password. Number, ano yan, guys, ha? At least para maintindihan ninyo kung saan at anong gamit ng bawat isa. Okay? Move forward na tayo para at least maaga tayong matapos. Pwede natin mag-entertain ng questions later. Okay? So, guys, itong MT4, hahatiin natin siya sa mga... divide this into five
major parts. Ito po yung toolbars, itong taas na to. Ayan. Chart window, of course, ito yung chart window natin. Then, market watch, ito po yan. Nakikita po niyo yung arrow, no? Ay, yung cursor natin. Then, navigator, ito po yung navigator natin. And then, ito po yung ating terminal. Ayan, iisa-isahin po natin yan para maintindihan po ninyong mabuti ano ba yung ginagamit ninyong application or platform. Okay? So, ito unahin natin yung toolbar. Ayan, sabihin nyo guys kung mabilis ha, kasi hindi ko naman babagalan. Hindi, kasi para mabilis po, medyo mahaba talaga to, no? Please bear with me guys, kasi talagang I want you to understand and I want you to learn how to use MT4. Okay, magiging lifetime partner nyo yan pag magiging forex trader kayo. Alright, from top toolbar natin, meron tayong upper toolbar. Ito siya, upper toolbar. Ayan. Middle toolbar, itong dalawang ito sa ilalim. Then, lower toolbars. Ayan. Hinati ko pa rin sa tatlo. Okay, the first toolbar or the upper toolbar has the logo of the broker. Here, ito logo ng Tickmill. And then, of course, ito po yung account number or demo account number na gamit natin. Then, pangalan ng broker. No? Pangalan ng broker. Then, server po. Server yan. Then, is it a live account or a demo account? Then, pangalan ng company or pangalan ng broker. Then, ito po yung chart window. At what time frame? H4 or 4 hours. Okay, again, logo ng company, demo account number or account number, anong server, Tickmill Demo UK yung server natin, and if it's a live account or a demo account, lalabas po yan dyan, and company or name ng broker. Then the last one is yung currency na tinitrade mo or instrument, then time frame po yung H4. Okay, malinaw po? Yes po, Tickmill Demo UK po. Pagdating sa demo account. Yun po yung server natin. Besides, makikita nyo po yan sa email ninyo, sa pinaka-bottom part, nandun po yung server, Tickmill Demo UK. Alright? So, malinaw tayo dyan. Yan pa lang tayo, no? Then, we go dun sa second natin, itong ating middle toolbar. Ano ito tayo sa file? Ayan. Sa file, guys, huwag na tayo masyadong magbigay ng kung ano-anong details. So, sa file, yung new chart, itong mga gagamitin natin or babanggitin ko sa inyo, yun lang yung lagi natin ginagamit sa file. Sa new chart, pag kinlik nyo yan, ayan, lalabas yung mga instrument or currencies na pwede nyong i-trade. Halimbawa, mag-open tayo ng isa, GBP, USD, o mag-click ka, pupunta yan dito sa kabila. Bibigyan ka ng panibagong chart. Alright, isa pa ulit, new chart, AUD, USD naman siya. Ayan naman po, nasa dulo lang yan. Okay, dagdag ka lang ng dagdag. Alright, so simple lang yon. Open offline, guys, hindi masyado itong ginagamit, ha? Pero at least malalaman din naman natin as we go along. Then open deleted, meron kang mga profiles na ginawa, tapos na accidentally na delete mo, pwede mong kunin dito. Pero kailangan dun sa tools mo, mamaya babasa, pag-aaralan natin yon, naka-activate yung save deleted files para ma-open up mo siya. Okay? But then again, hindi naman masyadong ginagamit. Nasa inyo pa rin yun. Kung, kasi guys, as one tip na pwede kong maibigay sa inyo, if you are a beginner, or kahit hindi kayo beginners actually, please try to focus into one up to two currency, maximum na yung tatlo na instrument, na different instrument or different currencies. Okay? At least, bakit ko sinasuggest? Para malaman ninyo or mabasa ninyo or mapag-aralan ninyo ang behavior ng bawat galaw ng isang currency or isang instrument na tinitrade nyo. Okay? Another tip yun, guys, ha? At least learn one up to maximum of three currencies or instrument para po makabisado ninyo yung galaw nila or yung galaw ng market on that particular currency. Kasi as we go along, guys, makikita nyo yung history na ginadaanan or price na dinadaanan ng particular currency, malalaman nyo, ay, nadaanan nyo na, ay, nangyari na yan. So, at this kahit pa paano, you know. Diba? Alright, second, profiles. Itong profiles, guys, ano to, magiging useful sa inyo kung meron kayong katulad nito. Ginawa ko yan kanina, practice one. Saan nyo makikita? Nandito yan sa baba. Teka lang ha, iangat ko lang itong ano.
Ayan. Practice one. Yan yung profile na meron tayo ngayon. Halimbawa, i-save mo ulit siya. Palitan mo ulit. Gawa ka ng profiles. Tapos save as mo lang. Gawin mo ngayon. Anong lalagay ko? Sino ba? Sino ba ang ating... Ayan, si Early Bird, si Ma'am Lolita, Lolita 1. O, pag sinave ko siya, makikita mo, ayan, nabago na Lolita 1 sa ilalim, no? Then, hahanapin mo sa profiles, anito na siya. Okay? So, kung gusto nyo ng ganyan, pwede nyo gamitin. Kung gusto nyo palipat-lipat kayo ng laptop, pwede nyo rin yung gamitin na tuturo ko sa inyo paano nyo makikita. But then, at least you know how to. Okay? Then, open data folder, guys, ito siya. Pag kinlik nyo yan, hindi nyo nakikita sa screen, tama? Teka, I'll make sure na... okay, nakikita nyo sa screen? Hindi. Hindi, ano? New share. 8, ayan. Ayan. Kita na? Guys? Nakikita nyo na? Ayan, nakikita na raw Sir Alvin. Ano to guys, ito. Ito yung pinindit ko na open data folder. Ito yung laman nun. Ayan. Pag na-click nyo yung profiles, ito na siya. Ayan, di ba? Oh. Practice 1, si Lolita 1, ayun. Yun yung profiles na ginawa natin. Okay? Nakikita nyo? So, yun po yung nangyari kanina, no? Para at least alam po natin. Then, balik po tayo sa ayan, terminals, data, apps, roaming. Ayan, yan po yun. Makikita nyo dyan kung ano yung ginawa natin kanina. So, at least malalaman nyo kung pwede kayo maglagay ng indicators, ng profiles, ganun po siya. Okay? So, share ulit tayo ng MT4. Balik tayo ulit. Okay? Sa open data folder. Ngayon, open an account. Ayan. Katulad ng sinabi ko kanina, yung iba, pag naglagay ng next dito, next lang ng next, papasok na po yung open an account or demo account. Pero sabi ko nga, Tickmill is different. We use our website to log in and create our demo account. Okay? Ganun lang po yun. Simple pa lang tayo. Log in to trade account. Ayan. Pag meron ka ng existing account, nakuha mo yung demo account number mo or live trading account number mo, log in mo lang, password. Then, check the server kung demo, nasa demo UK ka. Or kapag meron po, ayan o, mga live 0405. Yan, depende po sa server meron tayo. Ayan. Pag nakikita nyo guys na bago pa ang broker, iisa lang ang server nila. Ayan o. Pero sa tayo, marami po kasi tayo ng matagal na po tayo sa industry. That's why we have different servers po. Depende rin po yan sa ibang lugar or ibang location natin. Okay? Alright. So that is file. Okay? So hanggang dun lang tayo guys. Hanggang log into trade account lang tayo. Okay? Pagdating sa file. Now, malinaw pa tayo guys. Tanungin ko lang ha. Malinaw pa tayo ha. Okay? Is it far more better to use laptop with wider monitor? Yes, Ma'am Lolita. Depende po kasi talaga sa inyo. Ako po, I suggest, especially pag beginners po, we use laptop. Yung iba nga po, palakihan pa ng monitor eh. Okay? But then again, to be honest as well with you, Ma'am Lolita, I'm using my cell phone to trade. Nasanay po kasi ako na gumamit ng phones lang. Depende po kasi siguro dahil nakasanayan ko na kahit saan po pumunta, alam naman natin ang access natin sa phone, di ba? As madaling buksan, pag may laptop, mahirapan na. But again, pag beginner, madali pong mag-check na at mag-analyze using the laptop. Okay? Basta kung saan po kayo mas sanay, gamitin. Alright? Demo account, yun din ba gagamitin sa live account? O panibagong login po. Magkaiba po, Sir Melesio, ang demo account sa live account. Sa live account po, you have to create the live account mismong sa client area. Makikita nyo po yun sa inyong client area to create live account and then magde-deposit po. Meron po mga guide doon. Okay? Then, we have to go to view. Guys, we call itong view. We call it sometimes panic button kung tawagin. Kasi guys, minsan katulad dito, dumarating yung time na malasyal tayong trigger happy kung ano pinagpipindot natin sa MT4 natin. Na-close natin ng market watch. Na-close yung navigator. Na-close yung terminal. Anong natira? Chart na lang. O anong gagawin natin? Nandyan lang yan sa view. O, check mo lang yung toolbar, standard charts, andan na lahat. Balik mo yung market watch, ayun.
Diba? I-click mo lang din yung data window. Ayan. Yung data window, guys, ito yung ano, yung laman ng bawat, teka, lalakihan ko lang ng konti yung aking, ayan. Naka, ano pa ako, ayan. Ito ang laman ng bawat candlestick. Candlestick po tawag dyan. Kung ano yung laman nito, ayan din po yung laman ng nasa data window. Okay? Pag makikita nyo po, ayan din po yan. Alright? At ito rin po kung nasa baba, yung nakikita nyo po yung Lolita 1 sa ilalim, yung pinilitan natin ng profile. Sa ilalim po niyan, yung kahilera po niyan, andyan din po yung time, yung date, at saka po yung OHLC, yung sinasabi nating open, close, lowest price, and closing price. Okay? Yun po yung data window. Close lang muna natin yan. And then, navigator, pwede rin po natin ipalabas yan dyan. And of course, ang terminal. Ayan. So, yan po yung tinatawag natin panic button. Wala naman pong ibang kakaiba dyan. Alright? So, yan lang po yung ating view. Yan lang po yung usage niyan. Tsaka make sure, guys, na lagi nyong nakacheck ito para hindi na kayo magkakaproblema. Okay? Insert, guys. I know, inserts, madali lang pong gamitin yan. Lahat po ng indicators na gusto nyong ilagay, andyan po. Kung trend lines, ayan, indicators, ginagamit po yan para matulungan kayo na ma-analyze yung galaw ng bawat isang isang currency na tinitrade nyo. Halimbawa po itong moving average. Ayan. Papalitan nyo lang ng kulay. Kung ano po yung kapal niya, pwede nyo lagyan. Kung pwede nyo rin po ito naka-gray siya, no? So, dito, pwede nyo pong kung anong kapal ang gusto nyo gawin. Then, yung period niya, depende po sa period, ha? May pinag-aaralan din po yan. Pero wag muna natin gawin ngayon para hindi po tayo ma-info overload. So, okay lang. Then, click. Ayan na po. Isa pong indicator yan. So, pwede ka pa rin po magdagdag kung ano po yung gusto nyong ilagay. Nasa moving average tayo kanina. So, parabolic stars, ayan, favorite. O, iba na naman din yan. Pakakapalin mo lang din. Ibalin yung kulay. Diba? Pwede nyong gawin. And, guys, mind you, ilan ba yung pinakamaraming indicators, Ma'am Sally, na pwedeng gamitin? Guys, meron ako narinig 14 na indicators. Kung ano mang gulo ng kanilang chart, hindi ko alam. Pero, at least, guys, meron silang ano indicator. Pwede hindi naman nagka-problema yung MT4 nila. So, use as many as you can, di ba? As long as naiintindihan nyo kung saan nyo ginagamit at paano kakakuha kayo ng result, magandang result, then it's fine. Okay? So, paano tatanggalin? Basta, guys, marami na, hindi na ako maglalagay ng sangkatutak. Pwede kayo maglagay ng shape, arrows, Fibonacci, lahat andyan. Okay? Hindi ko na iisa-isahin. Tatanggalin ko lang siya. Kung paano tanggalin, right-click, delete indicator. Right-click, delete indicator. Okay? Simple. Para lang din, ano, para lang din hindi na tayo malito. So, yung dinabas ko kanina, two of the indicators na ang ginagamit ko. Alright? Then, chart. Saka na natin itong chart. Kasi ito rin siya eh. Ito rin siya. Namaya na yung chart. Okay? Then, tools. Ito yung pinakamahaba. So, laktaw muna natin. Itong window, guys. Ito yung window. Ito yan. Kung pwede nyo i-tile, ganyan. O, ayan. Pwede nyo rin pong horizontal. Ayan. Pwede rin pong vertical. Ayan. Okay? Depende sa inyo. Basta kung ano yung nakikita nyo mas magiging helpful sa inyo, you can use that. But if you want to focus on one, click mo lang po yung medyo zoom nila. And then, makukunta kayo doon kung saan yung gusto. Okay? Malinaw pa tayo, guys. Yan lang po yung use ng window. Okay? Wala nang iba. Kung gusto nyo pong i-arrange, nasa sa inyo po yun. But then again, basta at the end of the day, kailangan nyo ma-focus ang isang chart na kung saan is mas madali nyo mababasa. Okay, then yung help, guys, itong ginagawa natin, topics na ginagawa natin ngayon, ito po yung dinidiscuss natin. Andyan yan sa loob ng help topics. Pero sabi nga, minsan ang tao tamad magbasa, that's why dinidiscuss natin ang diretso sa inyo. Okay? O, teka muna, yan na yun. Client Terminal User Guide. O, ayan o, see, sabi ko sa inyo, andun lang yan. Okay? So, para at least alam nyo kung saan nyo hahanapin if meron kayong gustong tingnan or balikan. Nandyan yan sa help. Okay? So, malinaw pa tayo, guys. Gamit po ko po ang phone pang open and close lang po ng positions pero ang analysis dun sa mas malaking screen. Tama naman sa pastor. Tama po. Ako, ginagawa ko din yan. Titingnan ko lang ang analysis ko sa umaga sa laptop. Then, pag-alis ko, nasa phone na ako. Pero I'll make sure naka-picture na yun.
Then pinicturean ko na as my guide and basis. Taka meron akong ano eh, phone a friend. Sabihin ko lang sa anak ko, nak, anong itsura sa time frame na to? Nak, anong itsura sa ganito? Oh, meron na akong taga-send. Ayan. Kaya kailangan guys, meron din kayo assistant. Para pag lumabas kayo, ganun. Another tip yon guys, another tip. Turuan nyo anak nyo na magbasa. Para pwede kayong magtumawag lang, phone a friend, o nasa meeting ka, o nasa traffic ka, anong itsura, nag-reverse yung ano, in-expect mo, di ba? So, yun. Okay? So guys, malinaw pa tayo? 42 minutes na, medyo mahaba-haba pa tayo. Malinaw pa tayo guys ha, especially beginners. I'm talking to you guys. Okay. Alright, so we go to this icon, middle toolbar na tayo. Guys, ito, new chart lang yan. O, naalala nyo? Yung mga binanggit natin dito sa taas, andito ngayon yan sa baba. O, di ba? Hindi nyo alam yung kanina. Nasa baba lang yan. Ito yung mga, ano man tawag doon? Yung mga shortcuts. Ayan. So, new chart. Ayan. New chart lang tayo. Click lang tayo. Ganyan. Lalabas na. Okay? Tapos, ito, kung makikita nyo guys, may mga hati kasi yan. Ito o, separator. Ibig sabihin, nasa file yan. Ito, na-separate na naman. Ibig sabihin, nasa view yan. Then ito, new order. Nasa tools kasi yan eh. So ito, ito lang namang wala eh. Wala sa iba. Kasi, mamaya, pag-aralan natin. So again, ito, profile. Diba, ginawa natin kanina. Market watch, ito siya. Ayan. Market watch. Masyado kasi maiksi. Ayun, market watch. Then ito, data window. Pinakita natin kanina, diba? Saan nyo makikita yung data window? Nandito sa, ito yung ibig sabihin niyan, yung bawat candlestick, no? Yung laman niyan. Pag nasa ilalim, guys, ibig sabihin, ano? Eh, yung opening price nila, ay yung closing price nila. Kung nasa ng closing price, dun lalabas yung data window. Okay? Kung nasaan yung closing price, katulad nito, nasa buy siya, nasa buy yung kanyang candlestick, lumabas yung kanyang data window. Okay? So, next yung navigator. Ito po yung navigator natin. So, lalabas po yung mga accounts ninyo dyan, kung pangalan ng account ninyo, if it's live or demo account, lalabas yan po. And andyan din yung mga indicators, tuturo ko sa inyo later. Okay? Then terminal, ito po yung terminal natin, nasa baba. Alright? After ng terminal, of course, itong strategy tester, hindi natin yung ginagawa kasi guys, ano yan eh, gumagawa po tayo ng signals niyan at saka mga robots, yan po yun. Pero hindi natin ginagamit. And then of course, new order, katulad nung sinabi natin kanina, okay? Ganyan lang po siya, lalabas. Ano yung symbol? Ito, make sure guys na tama ito ha, bago kayo makiklik ng kung ano-ano. Make sure na tama yung inyong currency na ititrade, pamimili kayo dyan, okay? Then, volume, make sure na ito, ituturo ko sa inyo sa tools later. Yan po yung lot size or amount or gano'ng kalaki or kaliit ang ititrade niyo. Stop loss, guys, ito kung saan ini-stop or pinapahinto nyo na yung losses nyo. Bakit? Kasi mali yung kanyong trade na nagawa. Mali in what manner? Na instead na buy, ang trend ng market naka-sell ka. So dahil gusto mo nang i-stop yung malaki yung nawawala sa iyo or natatalo mo, kaya naglalagay tayo ng set price dito, stop by the word stop loss. Ini-stop mo na yung amount na nawawala or natatalo mo. Okay? Take profit, ibig sabihin take profit price, ibig sabihin pag alam mo na marireach yung ganung klaseng price or presyo, doon sa particular presyo na yon, pwede mo nang itigil yung profit mo and pag na-hit na yon, automatic meron ka nang kita or profit. Okay? Wait lang. Inom lang ako guys. Sandali. Ayan. Thank you. So, malinaw tayo sa stop loss and take profit. Guys, sa simula guys, ang stop loss, no? 50 lang yun na. 50, then sumad ng huli, 200. Depende kung kakayanin na account ninyo. Pero masasabi ko lang, 50 lang muna tayo. Take profit nyo lang. 20 points lang muna or 20 pips. Nasa inyo na yon. Basta, don't settle for big too much or something too much kapag nagsisimula pa lang. Ako po, ako, I started with 20. Una nga, 5 pips lang muna, 10 pips lang muna. And then, hindi ko po napansin na nasa 200, 500, taas na pala yung kinikita or yung pips na nagagawa ko. Okay, depende kasi yan guys as you manage your risk, as you manage or control your emotions. Okay? Then,
Market execution, wag na munang pending order. Basta magkiklik lang kayo ng sell or magkiklik kayo ng buy. Yan yung order. Okay? Close na natin. Yan yung new order, ha? Tapos, itong MetaQuotes Language Editor, ayan, katulad ng sabi ko kanina, gumagawa yun ng mga signals or ng mga indicators. So, wag na natin i-discuss. The other one, Register a Virtual Server. Ito, guys, ito, pag-click nyo yan, ayan, lalabas dyan. Yung mga gumagamit, guys, ng robots, gumagamit ng indicator, man, paano set up ng buy at sell at the same time ng stop loss at take profit. Ah, ano po natin yan? Magsiset po tayo yan. Advanced training po yan. Tomorrow yan, Sir Melesio. Ayan. Para, kasi ngayon ang pinag-aaralan lang natin is how to navigate yung MT4. It's okay, Sir Melesio. Don't say sorry. Okay? Ano lang po yan? Para at least alam natin, ma-advise din natin tomorrow. Okay? Don't forget to ask the speaker about it. Okay? So, ito po. So, yung VPS or Virtual Private Server, guys, ginagamit ito para 24 hours na nagtitrade yung account niyo. Yung mga gumagamit ng mga robot, gumagamit ng indicator, kailangan kasi 24 hours nag-run yun. So, dahil hindi naman naka-on yung laptop niyo 24 hours or hindi nyo namomonitor kasi nag-a-idle yan for sure, ginagamitan ng private server, which is ito po yun. So, mag-click ka lang dyan, depende sa bayad. Meron din, ito, galing sa MQL mismo, sa MetaQuotes mismo galing to. Pero meron po namang provider or other provider ng VPS na ibang company or third party. Okay? Ito lang yung sinasuggest. Actually, ito, pinakamabilis gamitin, no? Mahirap lang silang i-communicate pag meron kang mga mali at may concerns ka sa kanila. May, kasi email lang talaga, guys. Email lang. So, okay? Yun. And then, ito guys, is register. Ito na nga yun. Ito, source of trade signals. Guys, ito mga nagpo-provide ng signal ito. Yung, ala, saan tayo napunta? Ayan, napunta tayo doon. But anyway, sige, balik tayo doon sa stop share tayo. Balik tayo sa MT4. Dinala tayo sa MQL5 nung screen natin. Okay? So guys, okay na to. Sorry ha, napindot ko kasi yung para sa signal natin. Okay? Nakikita na po ulit yung MT4? Tao po. Nakikita na po yung MT4. Okay. So, ayan. Ito guys, auto trading. Ginagamit ito kapag gagamitin natin ito mamaya. No? Papakita ko sa inyo na may robot kasi na talagang default si MT4 or ang MT4. Okay? So, bago tayo pumunta sa chart, i-discuss lang muna natin. Ito katulad dito kanina guys. Ito yung zoom in, zoom out. Okay, zoom in para palakihin mo yung chart mo. Zoom out. Ayan, para lumiit. No? Yung zoom in, guys, para lang makita mo yung talagang galaw o yung price, mga ganyan, makikita mo siya, no? Pero yung zoom in naman, zoom out naman, guys, para makita mo kung ano yung talagang galaw niya from here up to here sa kabilang side. Ayan. No? Depende kung gano'n nyo titingnan yung market. Ito, sa tingin nyo ba, ano bang trend yan? No? Makikita nyo kasi kagad kapag malaki yung, pag maliit yung mga candlesticks nyo or pagka maliit yung view nyo. Okay? Tapos, ito guys, ito is window. Alam naman natin kung gamit na kanina, di ba? Ayan na naman tayo. O yan. Ganyan lang yan. It's just the icon or shortcut key nung window na nandito kanina. Okay? Nalala nyo na? Alright, so ito naman guys, ito, pag in-scroll mo to kasi guys, nakalock na siya. Ito, ayan, so hindi mo na siya, ayan, pag kinlik mo siya, hanggang dyan yan, hindi na siya mag-move. Babalik at babalik siya. Diba? Bumabalik siya. Hindi siya, hindi katulad nung na pagka un-click mo yan, pwede mo makita hanggang dulo. Ayan, hanggang dulo. Kasi bumabalik siya din sa pinaka-current na galaw. Okay? Ito naman guys, kasi para makita mo yung possible na movement nitong nasa dulo na to, nasa dulong candlestick, click mo lang ito. Ayan. Magkakaroon ka na ng idea, ano ba siya, bababa ba siya ng gusto or tataas ba siya ng gusto. Nakakaroon ka ngayon ng analysis or future na insights, ano bang mangyayari based din sa news na gagalawan niya. Okay? Yun lang naman ang function ng dalawa. Pag ito pagka nag-history, nag-check ka ng history kasi bumabalik yan guys eh pagka naka-click. Bumabalik. Hindi ka nakakapag-backtest. Pero pagka naka-unclick yan, hanggang dulo pwede mong basahin. Okay? Malinaw po? Then ito indicators list. Ayan. Click lang natin yan, guys. Ito yung indicators na ginamit natin. Pero pwede ka pa rin magdagdag. Ayan. Kung gusto mo, kung ayaw mo nang dito manggaling sa insert,
Ayan, no? Indicators, pwede ka naman dito kumuha. Then ito guys, time frame. Okay? Itong time frame, kasama dun sa chart natin, bawat candlestick or bawat candlestick na meron po tayo dito, ini-indicates niya kung anong time frame. Ano ba yung time frame? Ito yun guys. Ito yung time frame natin. If it's 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours. D1 means daily or day 1 or 1 day. 1 week or week 1 or weekly. Then monthly po ang MN. This particular candlestick, kung saan po kayo nakaklik, it indicates kung anong buwan, kung na isang buwan po yan, kung naka-monthly. Ito naman pong M1 is indicating this current candlestick kapag ka 1 minute naman po siya. Okay? So, I prefer po, ako usually may mga characteristic po or may mga types of traders po. Yan po yung sinasabi natin, position trader, swing trader, daily trader, no? Day trader, or mga ang tawag ito, scalper. So, scalper po, mostly gumagamit ng 1 minute or 5 minutes. Okay? Pag medyo tumagal na yan ng 30 minutes, 1 hour, 4 hours, hanggang daily, hanggang D1, so day trader na siya. Meron pong position, monthly po yan tumingin, or week lang, or 1 day din. Okay? Kasi kung bakit po sa monthly, kasi nakikita po ang bilis ng galaw niya sa 1 minute para dun sa mga scalper. Okay? Then this one, templates. Kung ano po yung mga nagawa ninyong designs, marami kayong dinalagay na indicator, pwede nyo pong isave dito. Save template, tapos hanapin nyo lang din po ulit dito para hindi po kayo gawa ng gawa ng designs na meron kayo or indicators na ginagawa ninyo. Katulad ng ginawa natin sa profiles, ganun din po ang ginagawa ng save template. Okay? Malinaw po ba tayo? Malinaw tayo guys. Nandito na tayo sa middle toolbar. Ayan. Si sino ngayon? Ma'am Nancy, second day mo ngayon. Malinaw tayo. Tsaka si Sir Aveb. Malinaw tayo, sir. Don't worry, guys. Ipapadala ko po sa inyo yung recording nito para meron po kayong magamit na reviewer. Okay? Kasi gagamitin niyo po ito on a daily basis. Ay, Sir John, late na late po. Okay lang po. Meron naman tayong recording nito. Then i-send po natin sa inyo. Basta later i-send niyo lang din po yung ano. Yung inyong ano, email address. Ayan. Nawawala ako na may mental block. Okay. So last na tayo sa toolbar, guys. Ha, last na tayo. Ito po is cursor. Of course, cursor. Bago na tayo pumunta dito sa baba, dito na tayo sa chart window natin. Sa charts natin, guys. Oh, wag na tayo dyan. Dito na lang tayo sa shortcut ha, kasi ito rin yon. Okay. Guys, itong klase ng bar chart na to, ito ang tinatawag na bar chart. No? Tanggalin muna natin itong one-click trading na to. Itong bar chart, pag sinabing bar chart ang ginamit natin guys, yung lahat ng nasa left na guhit, ayan, lakihan natin ha, ayan. Pag ginamit natin guys yung bar chart, yung lahat ng nasa left, ang ibig sabihin yan, left wing is opening price. Again, yung left wing is opening price. Ibig sabihin, dito nag-open yung price. Sa taas naman po, yung right side ay doon nag-close yung price. Ayan, no, nakikita nyo. Ibig sabihin, pag nandun ang nag-close ang price, sino? Ano ibig sabihin itong candlestick na to or bar chart na to? Itong small na to, na bar na to. Ano ibig sabihin nito? Is it a buy or a sell? Anyone? Oop, may sumagot. Bullish. Tama po si Ma'am Gemma. So, 5 points kay Ma'am Gemma. Kasi dito po nag-close sa right side. Okay? Then, at nasa taas po siya. Pero po, halimbawa, ito, nag-open siya dito sa taas, nag-close siya sa baba. Anong ibig sabihin naman nun ng bar chart na ito? Bearish. So, Ma'am Gemma ulit. Ang bilis niya mag-type, no? Diba? Ma'am Gemma, 5 points. Ma'am Gemma, 5 points. Humigay naman sa iba. Anyway, sige po. Mabilis mag-type si Ma'am Gemma. Wala tayong magagawa. Okay, so 5 points si Ma'am Gemma for that. So, makikita nyo guys, no, kung saan nag-open yung left swing ninyo and then nag-close sa right, if it's either up or down, doon nyo ma-identify kung anong klaseng chart on that part, yung chart na yon. Okay? Yung lowest price niya and highest price niya. Doon mag-base yun. Okay? So, depende. Halimbawa, hanap tayo ng doji dito. Meron ba tayong doji dito? Minsan kasi guys, man nagko-close siya,
Nagko-close siya. Ito medyo malapit daw, pero hindi talaga siya same na ano. Hanap tayo ng ibang currency. Ayan. Hanap tayo ng doji dito. Ayun, nakakita na ako ito. Ito. Ayan. Ito. Kung mapapansin niyo guys, iisa yung price na pinagsimulan niya. Nagsimula siya sa ganitong presyo, natapos sa ganong presyo. Ibig sabihin guys, undecided yung market. Hindi na siya nakapag-create ng panibago niyang closing price. Pareho na lang. Ano yung pasok ng price niya, close din siya sa ganong price. And we called it doji. May mga patterns yan guys. Actually, minsan makikita nyo pa lang sa galaw nitong mga candlestick natin or ng bar chart natin. Malalaman nyo na kung anong klaseng market or ano bang trend meron tayo. Okay, yun ang sinasabi natin, candlestick patterns or bar chart patterns. Pero hindi natin ginagamit itong bar chart, guys. Ha? At least pinakita lang natin na ito meron tayong, may mga nagtitrade kasi na ito yung gamit. Okay, so ito guys, makikita nyo bakit ang haba nung iba, yung iba maigsi. Yun nga yung sinasabi natin kasi itong particular dulo na to, particular top price na ito, ito yung pinakamataas na presyo na naabot niya on that particular time frame. So nasa 4 hours tayo on that time frame, ito yung price na inabot, no? Then bumaba siya ng ganito kababa. And nag-close siya sa ganitong price. Alright? Malinaw pa po ba tayo? Dito nyo rin nakikita yung OHLC. Ano yung OHLC again? Opening price, highest price, lowest price. Ayan po ah, naka-highlight na tayo dyan. Lowest price and closing price. And then of course yung volume. Okay? Malinaw po. Then we go to candlestick. Ito yung commonly used guys. Halita natin. Masyado siya na-expose. Ayan. Itong candlestick, most commonly used ito. Bakit? Kasi papalitan mo lang ng kulay, alam mo na. Diba? Alam mo na, hindi kilala yung chart. Haha. Ano daw? Parang iba yun siya. Hindu candlestick. Hindi kilala. Opo, Sir Alvin. Ito kasing bar chart kasi may mga gumagamit talaga guys. So, syempre, depende yan sa ano nila, trip nila. Hindi po. Depende sa style na ginagawa nila. Pero ito guys, most commonly used, sabi ko nga, kulay pa lang alam mo na. And with this guys kasi, makikita mo talaga highest price and lowest price niya. Ang tawag dyan is wick. W-I-C-K. Wick. Okay? Yan po ang tawag dyan. Makikita nyo. Papalitan ng color. I will teach you po later, Sir Paterno, para makita nyo po kung paano papalitan. Kasama yan sa topic natin ngayon. Okay? So, as what I've said, commonly used ang candlestick. Makikita nyo kagad, katulad nito. Ito, ang black dyan is normally buy and then yung white is sell. O, paano mo nasabi? Tingnan mo yung, itapat mo lang yung cursor katulad nyan. Asan, ayaw tumapat. Ayan, naka-sell siya. Kasi kung saan lumabas yung data window ninyo, andoon po yung type ng candlestick. So, this one is sell. Then, this one is buy kasi nasa taas po. Okay? So, yan po ang candlestick. Mapapalitan natin yan kanina. And then, meron din pong doji type dyan ha. Katulad nito, lakihan natin para makita nyo ulit. Dito, ayan, dyan po, napakaliit lang ng amount, napakaliit ng presyo niya, di ba? Iisa lang ang price niya, pinasok niya. Ayan din, ganyan din. Okay, ito halos ganun din. Di ba? So, yan po yung tinatawag. Again, meron po tayong analysis kung bakit nagkakaganyan. And at the same time, may mga patterns. In that particular pattern, malalaman po natin. Dito pala, naka-sell siya automatic, nagbago ng presyo, nag-buy, tapos ayan na naman. Pero kung tutunin siya, titingnan nyo guys, naka-buy talaga siya. So sometimes doji is an indicator na talagang magpapalit ng galaw ang market. Undecided kasi siya pero normally talaga nagpapalit yan. Isang tip yan. Pag hinanap ko yan, nakakita ako ng doji normally, no? Automatic magbabago yung trend. Sasabayan mo ng indicator. Anong gamit mo indicator? Siyempre alam na, parabolic SAR. Best po yan. Pagka nakita mo may doji, hanapin mo na sa parabolic SAR kung nasa taas o nasa baba ba yung start. Then 1, 2, 3, tatlong star, hanapin mo. Then okay na yon. Bullseye. Ayan, tip yon ha guys, tip. Okay, so makita natin sa candlestick. Madali lang na maintindihan yung candlestick. So, paano ba makikita yung galaw? O, depende guys, kung sa inyo. Kasi sa akin talaga guys, hanggat maaari, maliit lang. Para makikita mo ano ba yung trend niya. Dito talaga nakita mo, nagbumaba talaga siya.
bumaba talaga yung trend niya. Then dito nagbabadya, nagko-consolidate siya dito, aakyat na naman, pero dito nagbabay siya, lumalaban siya. Pero dito from here guys, kitang-kita niyo naman sell, 'di ba? Yun yung kaya sinasuggest natin, hangga't maaari, maliit lang yung inyong chart for the meantime. Para makita nyo yung galaw niya. Ayan, oh. Diba? Dito parang nag-consolidate lang siya dito sa part na to. Kaya ginagamitan natin yan ng mga kung ano-anong drawing para makita mo on that particular side. Kasi naka-H4 tayo guys ha. O pagka nag-D1 ka, tingnan mo. From here, kung D1 ka, from here up to here, alam mo na naka-buy trend siya. Diba? Pero sa H4, consolidation lang siya. See? Kaya guys, talagang at maaari, ang pinaka nagsasabi ng tunay na magiging trend is talagang higher time frame. Again, hindi ko po sinasabi na huwag kayong tumingin sa shorter time frame kasi nga depende sa style or strategy ninyo para mag-trade. But again, parang ano lang yan guys eh, parang roadmap. 'Di ba sa map pagka sa tingin mo napakalayo, ito lang straight lang yung line niya, pero pagka nagmaliit ka, nag-zoom in ka, makikita mo na iba-iba yung galaw niya. Ganon din po dyan. Pero ginamit ko lang na example yun. para mas mabilis maintindihan. Paano pa liliitin? Sir, ito po. Zoom in, zoom out. Zoom in yung plus para lumaki. Then zoom out yung negative sign. Ayan. Oh, tama sabi ni Sir Alvin. Retracement. Oh, diba? Ganon siya. Kapag dun sa may doji. Ayan. Okay. So, where are we? Nandito na, ayan. Nandito sa tayo sa trend line. Nasa line chart po tayo. Ayan, yung line chart, guys, mas mabilis makita kung anong trend niya. Kita nyo naman, guys, di ba? Ayan, pataas siya. Tapos dito, nag-consolidate din siya. Di ba? Pataas siya. Tapos ayan, bababa na naman. No? Yun yung sinasabi natin na madaling makita sa line chart. However, guys, sabi ko nga, hindi ito na is ang commonly used natin. Delete lang natin yung nilagay ko na trend line, ha? The most commonly used is candlestick. Bakit? Kasi dito sa trend line na to, guys. Sige nga, sorry. Sa line chart na to, tingnan natin, ha? Pagka nakita mo yan, guys, hindi mo na, pagka nilagyan mo siya ng ganyang linya, hindi mo makita yung talagang pinaka-price niya sa dulo. Unlike sa ganito. Oh, lumalampas na siya. Hindi nakikita ng trend line yan kapag ang tawag dito, line chart. That's why most commonly used pa rin ang candlestick para yung pinaka-highest and lowest price inaabot natin or nakikita natin. That's why hindi talaga to masyadong ginagamit itong line chart na to. So again, para lang makita mo yung trend, pwede mong gamitin yung line chart. But for you to analyze and what price na talagang naabot, at pwedeng maabot, possibility na maabot ng price or ng particular trend na yon, use candlestick po. Okay? Malinaw po ba yung chart natin? 3 charts lang po yan. Okay? 3 charts lang po. Okay? Malinaw na tayo doon. Balik tayo sa candlestick. Ayan. Para mas mabilis maintindihan. Nasa lower toolbar na tayo. Nasa lower toolbar na tayo. Praise God. Okay, of course, cursor, pag kinlik mo yan, ito yun. Gumagalaw. Di ba? Gumagalaw siya. Then, ito guys, ito is napaka-helpful po nitong ating crosshair. Ano yung crosshair? Ayan, para malaman mo yung time and date. Nasa ilalim po ito. Oh, check nyo ito sa baba. Ayan, 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 ayan. Yung crosshair, guys, ito po, ginagamit ito minsan. Ako po, nagamit ko po ito para makita ko kung gano'ng ka-helpful para sa pag-check mo ng price kung bababa o tataas. So, risk management para makita mo. Pwede nyo pong i-check ito. Halimbawa, dito saan ba tayo pinakamataas? Sige na nga, dito na lang tayo. Ito, pwede pakisulat po ito. Pwede pong pakitype sa chat box. 27-3244-1.21. Pwede pong pakisulat. Nasa day 1 po tayo. Pakichat po sa chat box. 27-3215-1.21459. May nag-chat ba? Meron? Screenshot ko nga. Ayan. Okay? May nag-chat. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan. Si Sir Aviv, thank you. Bigyan nga natin ng 5 points si Sir Aviv. Thank you so much, Sir Aviv. 3 points kay Sir Beaver. And
One point kay Sir. Teka muna. Si Sir Vince, ayan. So, 531, tama. Ayan. Thank you, Sir Alvin. Ayan. So, yung 23 points, guys, yung 23 na number na yan, yan yung time or yan yung candlestick na tinalunan natin. So, since this one is D1, so from here up to dun sa 23 na yon is 23 days po yun. Kung nasa time frame mo is 1, meaning 24 hours. Okay? So, ibig sabihin, time yung ibig sabihin ng 23 natin. Alright? Then, yung 3, 2, 1, 5 po natin, yun po yung points na ginalaw or nagginalawan or naging movement, ayan, para mas okay, yung naging movement nung candlestick on that particular time or days, kasi nasa day 1 tayo, no? Nasa D1 tayo. So, yun po yung points. So, kung ikaw ay nagtitrade using one lot, in 23 days, you already earned $3,215. If you are trading one lot, again, if you are trading one lot and from 23 days, nakumita ka po ng 3,215 on that particular movement. Okay? And of course, ito is yung price na yon, yung particular price na yon. So, ganun po yung binabasa natin sa crosshair, kung paano gamitin yung crosshair. Naintindihan po ba? Malinaw naman po, mabilis naman po siyang intindihan, ano? Basta gumamit ka ng crosshair, katulad niyan, tingnan mo lang yan, o yan, 31 days na ito, 3,678 na. So, that particular amount and that particular price. Okay? So, paano, ginagamit natin yon sa ganyang klase ng, ano, ng pagbasa, ha? So, ginagamit po natin yung crosshair for that. Okay? Then, ito naman pong vertical line. Ginagamit yan yung time and day. Ayan. Ayan po. Time and day. Ayan. Okay? So, kung gusto nyo po itong maging, teka ha, object list. Ayan. Vertical line, nasa na yon. Ayan. So, kung gusto nyo pong alisin, pwede nyo i-click dyan. Delete. Okay? So, babalik nyo ulit. Click nyo. Ayan. Okay? So, madali nyo pong ilagay yung vertical line. Tapos, kung gusto nyo pong makita yung properties, anong laman, halimbawa, ayan. Kung gusto nyo pong makita sa lahat ng time frame, i-click nyo lang po yung show on all time frame. So, tingnan natin, guys, ha? Available ba to sa visualization? Available ba siya sa 1 minute? Wala siya. Tingnan natin. Kung hindi, okay. Ulitin natin. Click natin. Virtual parameters. Ayan. Common. Wait lang natin. As background. Visualization. Pag kinlik natin yun lahat, nakashow siya eh. Ayan. Pag monthly, ayan. Pag daily, pagka nakaklik po lahat, dapat nakaklik to lahat. Ibig sabihin, available dapat siya sa lahat ng time frame. But hindi ko, for some reasons, hindi siya nag-appear sa 1 month, no? Pero we'll see. Subukan natin na monthly lang siya. Okay, monthly. Okay. So, month. Ayun. Nagdalawa na siya. Subukan natin ulit using... Gusto ko makita siya on all time frames eh. Ayan. Tingnan natin siya sa 1. Wala. Hindi siya lang ga-appear. Sa monthly, no? Pero subukan natin yung... Ayan. Vertical line. Sa daily natin ilagay. That's the question, but hindi siya nag-a-appear sa daily, no? Ay, sa all time frames, dapat nandun siya. Sa daily, ayun. Ayun siya. Siguro sobrang layo niya, kaya hindi natin makita sa minutes. That's why, sobrang layo kaya hindi natin makita. Pero from here, makikita nyo guys, di ba? Dahil malapit pa lang siya, kaya available or visible yung ating vertical line. But again, paano mo makikita? Halimbawa, click natin ito. Gusto kong makita sa parameters, sa common. Itong parameters, gusto kong makita yung vertical line na yan sa 11-22-08. Sa gawin natin 01. 01. Ayan.
Tapos gawin natin, subukan natin ng 12. Okay. Ayan. Log move lang siya, guys. At 1 o'clock. So ito yung makikita mo yung time and date ng particular candlestick na yon. So pwede mo siyang gamitin. Okay? Paano siya i-delete? Double click. Then hit delete sa laptop or delete mo rin dito, right click, object list. Ayan, parang dahil marami na, pwede mo siyang i-highlight, then delete. Okay? So mabilis lang siya. Then ito naman ang ating horizontal line. Ganyan din, flat, latag. Click, latag. Ayan. Ito guys, it's a technical term ng trading. Meron pong tawag dyan, no? Ginagamit po siya as, ano, yung taas at saka yung baba. Depende po. So, ceiling at saka floor na sinasabi. Anyone? Meron bang nakakaalam ano ang tawag dito? Sige nga. Ayan, support and resistance. Ang galing ni Sir Milesho, 5 points. Ayan, si Sir Beaver, 3 points. And walang mag-1 point. Tama po, support and resistance. Ibig sabihin ng support, yung pinaka-ilalim po and pinaka-ibabaw yung resistance. So again, magagamit nyo ito guys para makita nyo kung saan bababa or babagsak yung presyo. Katulad nito, guys, ginagamit natin ito, pinaka-best, no? Actually, ito palang support and resistance, napakaganda ng indicator para malaman mo kung saan pupunta yung price. Bakit? Basta sa tingin nyo guys, nakita nyo na ilang beses tinamaan yung line. Ayan, ibig sabihin, magandang support kung pababa ang gusto nyong gawin. At kung sa taas naman, ilang beses dinaanan yung price na yon, magandang resistance level na po yun or support. Or normally guys, please make sure na 2 hanggang 3 or more yung tinamaan na price kung gagawin nyo siyang indicator. Bakit? Kasi possible na tumaas or bumaba. Then from here, malalaman nyo din kung possible ba na ito ba is magiging magandang risk-reward ratio sa inyo using your crosshair. So ito ba possible na tumaas siya? Ganto ang kikitain kong presyo. Pero pag bumagsak siya at nag-sell pala siya, bababa siya dito o ano ngayon ang risk reward mo? Anong mas magandang gawin? Hintayin mo na lang ba na tumaas pa ng konti or magse-sell ka or maghintay ka ng panibagong candlestick? Kasi yung dito mas pwedeng possible na gumalaw diyan. Paano kung bumaba? Mas malaki yung matatalo mo. Right? So, intayin mo na lang. Minsan kasi, sometimes we need to wait doon sa susunod na candlestick. Katulad dito, pagka, yan, nakabuy na siya, pero yung sa tingin mo ba susunod, another candlestick. Pero, make sure a lower time frame, guys, kasi nasa daily to. So, one day, sayang yung magiging profit mo kung sakasakali. Okay? So, paano kung gusto mo pang dagdagan, guys, ng hindi mo na kailangan mag-click dito? Just double-click, then hit control, sa keyboard, pwede mong dagdagan ng dagdagan yan. Okay? Kahit sa trend line, pwede yan. So, ayan, guys. So, pag nagbabasa ka, depende sa anong klase ng analysis mo, but better yet, ito yung pinaka-best, guys, na madaling intindihin and mas madali siyang basahin. Okay? So, paano i-click? So, object list na lang tayo para mas mabilis. Ayan. I-highlight mo lang lahat. Then, delete. Okay? Pwede nyo rin yung palitan ng kulay. Katulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo rin kapalan. Alright? So, trend line. Katulad ng ginagamit ko kanina, ganyan. Kanina pa siya ginagamit, no? So, depende sa magiging galaw niya. So, depende sa kulay na gusto nyo, depende rin po sa analysis. Itong trend line, guys, can also be a support and resistance. Alam na yan ng ating mga nagde-trade. Okay? Kapag dito po pataas at pababa, depende sa kanila. Alright? So, ganyan po ang trend line. Okay, object list na lang tayo pareho parate para mabilis lang. Ayan. Then ito guys, itong equidistant channel na to. Tamad to na way of using trend line. Sige, click natin ha para makita nyo. O diba, 2 na agad. Ayan yun. Yun yung reason. But then again, it's a perfect trend line kapag ginawa ninyo. Okay? Pero, ayan. Ma'am, question. Yung mga layo ng line interval, paano daw? Tansya. Ay, hindi po. Yung interval, paano? Tansyahan lang ba? Hindi po. Meron po yung analysis, Sir Milesho. Yun nga yung sinasabi ko. Depende sa price. Yung history ng price, dinaanan na ba yan? Or dadaanan pa lang? Or bagong presyo? Depende po sa magiging analysis ninyo. And that particular analysis will also based doon sa news na pwede na maririnig or lalabas on that particular day.
Okay, so marami po tayong chine-check na mga inputs na dapat nating i-consider para po magkaroon tayo or mag-execute tayo ng isang plan or trading plan. Okay? So paano i-delete? Double click ulit and then delete. Okay, itong Fibonacci guys, ito, ako honestly, hindi ko ginagamit kasi dagdag pa siya sa iniisip ko. Sorry. Pero guys, ayan, may computation kasi siya. So para lang din siyang support and resistance on that particular trend. So ako honestly, hindi ko ginagamit. Dun sa gumagamit, congratulations. And turuan nyo yung mga hindi gumagamit. Okay? So ganyan po yan. Pero at least, may mga computation po kasi siya. Okay? Then, letters, ayan, maglalagay ka ng text dyan. Kasi minsan yung iba naglalagay ng reminder. Ayan. Tapos, itong text, ayan, depende. Then, arrows, ayan. Ito, time frame ulit. So, guys, ayan, nasa toolbar pa lang tayo. Anong oras? Okay pa? Malinaw pa ba sa inyong lahat, guys? Okay pa tayo sa toolbar? Mababa na tayo ng market watch. Okay na tayo, guys? Malinaw pa? Ma'am Nancy, malinaw po ba tayo? Nakakahabol pa? Hinebra. Ano yung hinebra, Sir Alvin? Malinaw na malinaw. Okay, thank you, Sir Abeb. Kasi natutuwa ako sa mga bago. Kasi nga, ayan, si Sir Luisito, hello po. Ayan, na-receive nyo na ba yung pinadala ko? Ayan, trying si Sir Alvin. Kaya po natin yan, Sir Alvin. I want as much as possible na mas mababaw yung explanation. Ayan, oh, you're welcome po, Sir Luisito. Ayan, kasi early bird po si Sir Luisito last time. Malinaw naman kahit may red wine pa. red wine. Sabi ni Ma'am Nancy. Ayan. Paano kung may indicator ka na sa baba? Paano po makikita pa ito? Ang alin po yun, Sir Paterno? Actually, guys, ito yung sinasabi kong reason kung bakit tatlo lang yung sinasuggest ko ha, na indicator sa mga naturuan ko po. Bakit? Kasi yung isa, possible po yung isa is nakabuy. Possible yung isang indicator is nakasell. So, pang-balance nyo po na magiging okay yung inyong decision or trading execution ninyo or analysis ninyo, dapat yung pangatlo, possible yun na buy or sell. Of course, kung saan yung majority, dun tayo. Okay? Kaya ang indicator as much as possible, tatlo lang. Pero if you wish na mas marami, sabi nga, the more the merrier, as long as you get profit, go. Wala pong bayad yan. Okay? So, guys, market watch na tayo. We only have how many minutes before 8 o'clock? So, that's 42. Tama ba? 42 minutes. Ayan. Okay. So, as much as possible, at least lesser pa natin, no? Okay, guys. Dito tayo sa market watch. Ano ba yung market watch? Guys, ito yung nasa kabilang side. Nasa left side, which is, ito yung instruments or currencies. Ayan. Marami po yan, ha? Ayan. Depende yung color coding niya kung bakit may mga kulay. Depende po sa broker. Katulad nito. That explains it. Bakit kulay dilaw? Siyempre, gold yun. Diba? Well, analysis ko lang yun, guys. Pero guys, depende nga, ha? Depende sa broker. So, basta yan, may color coding. Whatever, kung anong color coding nila. Pero kung mapapansin mo itong green, guys, ito yung major currencies. Okay, analysis ko lang ulit yun. Hindi, joke lang. Guys, oo, totoo yun. Kasi may mga USD siya eh. Diba? Alright, naintindihan po? Okay ha? So again, andyan po lahat. So tapos, paano kung nawala yung gusto mo na currency? Wala dyan. Ma'am Sally, bakit pa parang kakaunti? Right click mo lang. Then show all. Automatic guys, andyan na lahat yan. Alright? So ito again, sell on bid, buy on ask. Ito yung price mo pang magbabuy ka. Ito yung prices pagka magsisell or magbebenta. Okay? Ma'am Sally, paano kung malaman at makita ko yung spread ng bawat currencies na to? Right click, then spread. There you go. See, nagzi-zero o euro. Asan ang gold? Tsara, naka 13 points po tayo. Okay? So, ayan. Talaga nagsisiro ang Euro-USD natin. Kaya hindi talaga siya gumagalaw. Dahil talaga sobrang liit ng spread natin. So, dyan mo makikita yung spread. Guys, kapag kacha-check kayo ng broker, kasi I'm just being honest, no? I've been into a different brokers kasi nga, antagal ko naman na nagde-trade. So, nakasama lang ang Tickmill. 2019 lang ako nag-start with Tickmill. So, nag-check ako ng spread. Even demo accounts, guys. Dyan mo makikita if it's worth a try yung broker. Diyan mo makikita. I-compare nyo, guys. At least binigyan ko kayo ng tip. Alright? Pag nakita nyo kagad ito, then you think it's kind of high, please, at least stay away. Kasi sayang.
yung ano, yung magiging ano, magiging spread natin. Points po ito, sir. Points po. So hindi po ito pips, no. So mas maliit ito. Parang kung tawagin nila pipits, okay? I-compute natin yung, i-discuss natin 'yan sa advanced training. All right? So guys, close ano ko lang 'yan, ha? Iwan ko na siya. Pero hindi, tanggalin na natin yung spread. Para konti lang. Ayan. So market watch guys, itong ating server, time zone. Ang time zone natin guys, para at least alam nyo, no, GMT plus 2 po yan, GMT plus 2. Nagkakaroon lang po tayo ng GMT plus 3 sa US and Europe, lalo dahil nagdi-DST po. Okay, during DST, GMT plus 3 tayo. Pero pag hindi po DST, GMT plus 2. Always make sure guys na alam nyo dito ha, kasi sa pag-trade nyo kailangan ano yon, alam nyo rin yung time. Okay? Then guys, sa pag-check nyo ulit kung ano yung, makikita nyo kung ano yung tawag dito, contract size, katulad ng ginawa natin kahapon para dun sa leverage natin, yung Euro-USD, click specification. Diyan nyo makikita floating yung spread, ibig sabihin hindi fixed, ibig sabihin gumagalaw. Wala naman po talaga as much as possible, kahit sa banko, di ba, nakikita nyo mabilis ang galaw ng spread. Okay? So, makikita nyo dyan, yung contract size nyo is 100,000. Then, andyan po, yung maximum volume, minimal volume na pwede mong i-trade is 1.01. Maximal volume na pwede mong i-trade is 100 lots. Okay? Then, swap in points. Ayan yung swap. Ayan na naman tayo. Yung swap, guys, ito po is yung overnight charges na binibigay sa atin ng LP or ng banks. Kapag positive po yung swap, pagka nag-sell ka, ibig sabihin ng short is sell. Okay, another technical term po sa sell. Pagka naka-short ka or naka-sell, may points ka po na na-earn or positive swap na 4.37. But then again, pag naka-buy po tayo at long ang nakalagay, pag swap long, buy yan, naka-long or is buy. 7.46, kasi po may explanation po dyan, ano? It's a deeper explanation na parang yung pera mo is mas mataas po yung interest na ginawa natin. Kasi nag-buy tayo, pero mataas po yung interest nung ating instrument. So, definitely negative po tayo pagdating sa swap. Okay? So, yung iba po mga traders, ginagamit po ang swap as an advantage. Doon sila nagte-trade, halimbawa sa short. Sa swap short, kasi positive yung swap. Ibig sabihin, pag nagsisell sila on Euro-USD, kumikita pa sila another ng 4.37 points. Okay? Remember, pagka naka one lot ka, that's $4.37. Alright? So, malinaw po tayo. Okay? Okay, okay. Check nyo lang. So, yung iba kasi, naka-swap long sila, negative yung swap. Ito, baligtad naman siya. Pagka naka-buy ka, swap long, positive naman sa USD CAD. Pero pagka naka-short or naka-long, ay sorry, naka-short ka pero naka-sell, 4.8 negative naman siya. So, yun nga sabi ko, try to find some instrument or currencies na you are in advantage. Okay? Alright, so yan lang po yung sa ating market watch. Now, we move to Navigator. Ayan. So, angat ko ng konti guys ha. Ayan. Sa Navigator, andyan po makikita yung Tickmill MT4, yung accounts na meron ka, live ba yan or demo ba yan, andyan din po. Then, andyan lahat ng accounts ninyo. So, makikita nyo dyan sa Navigator. And then, indicators guys, palakihin mo lang yan kung ano yung indicator na nandito sa insert, ano yung indicator na nandito sa letter F na to plus, is andito rin po. Paano po gagawin? Mas actually mabilis din dito. Kasi halimbawa, itong parabolic stars, click mo lang, drag mo dito, then click okay, that's it. Simple as that. Parang itong moving average, drag, okay. Ganyan po. Simple lang siya guys. Okay, kung saan kayo mas mabilis, go. Wala naman pong pipigil sa inyo, okay? Para at least binibigyan ko kayo ng idea kung ano pa yung pwede nyo mga pindutin para mas mabilis po yung execution ninyo. Alright? Ayaw magpabilit ng indicator. Ayan. So, ayan. So, ganun po ano, lahat ng indicators nandyan. Ayan. Depende sa inyo. Ito na expert advisor, guys. Ito yung sinasabi ko kanina. Meron pong default na expert advisor ang, or sinasabi nating, what do you call this? Robot.
ang MT4. Ayan, pagka-click mo po yan, click mo lang yung allow live trading, then allow DLL imports, ayan. Click nyo, lalabas na po siya. Nakasimangot siya. Sad face pa siya. Sad face. Kasi pipindutin ba natin yung auto trading? Check natin kapag mag-smile na siya, ha? Ayan, di ba? Tinlink natin yung auto trading. Ibig sabihin, gagana ng ating robot. O, sige, huwag nating patayin para makita nyo kung magte-trade talaga yung ating robot. Okay? Then, tong scripts, guys, ayoko na siyang i-discuss dahil unang-una, hindi naman ako gumagawa ng indicators, hindi rin ako gumagawa ng robots. Andyan po lahat yan. Okay? Malinaw ba tayo? Tapos na tayo sa market watch. Tapos na tayo sa navigator. We're going down to the terminal. Same lang po ba yung spread ng demo at live? Good question, Sir Aveb. Very good question. Actually, guys, hindi po. Yung demo kasi natin, Sir Aveb, is mayroon po mga available na liquidity providers. Sino po yung liquidity providers? Sila po yung mga banks or mga hedge funds provider na sila po yung nagdi-dictate or nagdi-declare ng mga prices. Then, sa demo po kasi, possible po nakakaunti ang LP or liquidity provider and most likely, mas marami po ang nasa live account na mga LP. So, may mga difference po na spread, pero very, very minimal po. Kasi po, yung ating live and demo account, almost all the same sa LP or liquidity provider. But then again, napaka-konti lang po ng difference. Thank you for that po sa question na yun. Napakagandang question. Okay? So, yun po. Where are we now? Ayan, nasa terminal na tayo, guys. Malapit na tayo matapos. Ayan, sa terminal, guys. Ayan, akit ko lang ng konti ito, ha? Okay, sa terminal. Sa trade, of course, check nyo lang. You're welcome po, Sir Abeb. Sa balance, guys, ito yung sinasabi ko. Yung balance is normally, or ito po yung capital, or yung total amount, or starting capital mo, nang wala pang bawas. May question tayo. Sige po. Pag newbie po, ano ang pinakamagandang gamitin na account type? Classic, Pro, or VIP? Ang Classic kasi, Ma'am Jennifer, yan po yung standard. Medyo mataas po yung spread niyan. Yung Pro, medyo mas mababa po yung spread. Pero may commissions po kasi. Pero pag kinumpute po natin yung commissions against sa spread ng Classic, mas mababa pa rin po ang commission charges under Pro account. Yung VIP has lesser, 50% lesser ng spread compared po doon sa, no, not 50%, 5%, sorry. 5% lesser sa spread ng Pro and medyo mataas lang po yung ating requirement, capital requirement sa VIP. Ang VIP po is $50,000 ang minimum capital. Okay, go Pro, yes. Pro. Yes po, Pro po tayo, honestly. Yun po ang lagi kong sinasabi pagka Pro. Pero ang hindi naman disadvantage, but sa mga nag-IB, hindi po masyadong malaki ang commissions pagka naka-Pro account yung client niyo. Bidi-discuss natin 'yan sa ating IB workshop on June 12. Ayan, nakapag-promote pa ako. Okay, June 12, landing page will be available very soon. Please do register. Okay. I hope nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Jennifer. Thank you. All right. Again, balance, capital na balance ninyo or capital starting capital ng wala pang bawas. Equity, ito po yung current capital or current balance ninyo na running plus kung ano yung nagle-less dito sa profit, plus or minus, depende kung positive or negative. Okay, sa equity yan. Then margin, ito yung amount na nakadaya or nasa market na tinitrade natin. Okay, malinaw po ba? Then free margin, ito po yung total amount na pwede mo pang itrade. Then margin level percentage, ito po ang amount or percentage level or percentage na meron kang pwedeng itrade on a percentage level or percentage basis, sorry. Okay? Malinaw po? Alright, nasa trade yan. Nasa exposure tayo. Ayan po. Ang exposure natin, napakaliit, no? Kasi nga, $100,000 yung specification, remember? So, ayan po ang ating account. Makikita nyo naman, no? Diba? Oh. Okay. So, account history. Lahat ng tinitrades nyo, guys, andyan.
Makikita nyo. So sabi ko sa inyo kanina, di ba, naalala nyo, malalaman nyo kung ang inyong fund manager is magaling mag-handle ng account. I-right-click nyo lang yung trading history nyo, guys. Save as detailed report. Click nyo yan. Oh. Ayan. Tapos detailed statement. Save lang. Yes. Oh, ayan. Nakikita nyo, guys? Hindi. Hindi nyo nakikita? Hindi nyo nakikita, no? New share ko. Nakikita nyo, guys? I really want to know. Nakikita nyo yung Tickmill history? Hindi po. O, sige. Share ko. Ito na siya. Pag-click nyo yung detailed report, guys, ito na yung lalabas. Ito, nakikita nyo na, detailed report. Ito. Ayan, kita na. Okay, guys. Makikita nyo dito yung equity. Ayan, free margin. Ayan, makikita nyo parati lahat yan dyan. Dyan yung makikita kung anong klaseng trader yung inyong fund manager. Maximal drawdown, dito kayo parati titingin, guys. Kasi dyan yung makikita anong klaseng risk management ang ginagawa ng inyong trader or ng fund manager ninyo. Kapag ka sobrang laki ng drawdown, medyo magdalawang isip na tayo. Kasi ibig sabihin, medyo aggressive siyang mag-trade. Ayan. Okay? Malinaw po. Pwede nyo pong isend ito sa email or i-print ninyo. Depende po. Alright? So, balik tayo sa ating MT4. Okay. Balik tayo. Nasa account history na, no? Then news, of course. Itong news, guys. This would be a helpful when it comes to trading. Kung nagbabasa kayo ng news outside sa Tickmill website, Tickmill lang ang hindi, negative ang balance. Wow, ang galing talaga ni Pastor Shem. O, di ba? Hindi nag-negative yung balance. Kasi pag nag-negative yung balance, alam na this. Okay? So, sa news, guys, very helpful, no? Kung gusto nyo magbasa sa MT4, available yan. If you want to read other news outside Tickmill website, outside MT4, it's available. Marami po tayo. Katulad nung sinabi ko, Baby Pips, Forex Factory, ano pa, investing.com, marami po. Sobrang dami. Talagang magsasawa kayo sa dami ng information na pwede nyong magamit. Okay? Alerts, kapag ka naka-receive kayo ng, may mga robots kasi nagsisend yan ng notifications. Okay? Mailbox, ayan. Yung account registration, andyan lahat. Mo, yung i-click nyo, ayan o. Oh. Yung account registration natin, mamanimbawa na wala ninyo o hindi nyo makita, click nyo lang yung mails ninyo, mailbox, andyan yan, login, password, and investor password. Okay? Ayan, nawala na naman ako. Okay. Stop share nga tayo. Nawa, ayaw niyang tanggapin. Ayan. Ayan, balik tayo sa mailbox. Then market. Ayan, medyo, ayan. Guys, ayan o. Maraming information actually dito. Pwede niyong tingnan isa-isa. So, depende yan kung ano yung titignan ninyo, no? Depende. Medyo malag po kasi yan, masyadong marami. So, tingnan nyo na lang isa-isa, okay? Then, signals, kung pwede nyo, itong mga signals to available yan, pwede nyo i-download, pwede nyo i-try. Ayan, no? May mga, ano sila, may mga ratings din po sila. Okay, trade wins nila, then error rate nyo din sila. May mga bayad din yung iba. Yung iba po free. Okay? Articles. Articles, again, information na pwede nyo magamit sa pagtitrade po natin. Then code base, ito yung mga pwede nyo rin, this one would be signals. Oh, okay, signals yan. Depende, i-rate nyo ulit sila. Rating, ayan o. Then expert, dyan yung makikita yung trade ng inyong expert advisor, which is our robot. Sa tingin ko, hindi siya nagtitrade. Wala pa rin nadagdag eh, no? Okay, then second is journal. Guys, lahat ng ginawa nyong paglalagay dito sa journal, ay sa MT4 ninyo, makikita nyo sa journal. Lahat. Okay? Ngayon, babalik na po tayo sa question ni Sir Paterno kung paano inaayos or kinocustomize ang color ng chart. Munti ko nang malimutan. Okay. Go to your chart. Then, right click, then properties. Ayan. Sa properties, dyan po natin papalitan. Again, depende po sa color na gusto ninyo. Depende rin po kung paano nyo maiintindihan. Ako po, from the time I started, I usually use this type of settings. Okay? Pakita ko po sa inyo, no? Ito pong black, ito po yung foreground, background natin, ayan po yung black. Then foreground, ito po yung white.
Ito yung guhit na nandyan sa monitor, ano ninyo, chart ninyo. Ginagamit po yung white kasi ito po yung prices. Okay? Then light gray yung mga guhit po natin dyan. Actually, pwede, itong light gray na to, ito po rin yung ating last ask line. So, make sure na red din yung grid ninyo. Okay? Ayan po, oh, makikita nyo yan. Then bar up meaning yan po yung nandito sa laman nung loob ng candlestick nyo. So, kapag ka nakabuy po, yan yon. So, I'll always make it lime. Then, bar down sa pagbaba po ng, sa mga sell or pagbaba ng presyo or pagbaba ng candlestick, I make it red po kasi red ang ginagamit ko. Then, bull candle, since it's bull, pataas po yan. So, ang gamit po natin ulit is lime. Nasa na siya? Here. There. Okay? And then yung bear candle, since bear, naalala po natin pag bear is pababa. So, of course, red din po ulit. Okay? Ayan. So, as line stop levels, usually ang ginagamit ko po ay yellow. Ayan. So, pagka nakita mo po, ayan, tatanggalin natin yung grid. Grid. Hindi pala grid, sorry. Grid. Ayan po yung grid. Ayan. Right click. Then, click. Ayan na po siya. Okay? Nakita po natin. Ayan po yung ating chart ngayon. So, kung bakit ko po ginawa ng ganyan, kasi red is sell, then green is buy. Kapag tinanong niyo po ako, Ma'am Sally, meron po akong trades. Sige nga po, patingin ako ng chart. Pagka iba po yung kulay, mukhang magkaka-problema tayo sa pagsagot. Okay, pero pagka pareho po tayo ng kulay, medyo at least, no, madali ko pong makakabisado, ah, ito po yan, ito po yan. So, but then again, I do not impose na ito po yung gamitin ninyo, kung saan po kayo mas komportable, kung mas maganda sa mata, or ano, kung saan po kayo mas masasanay, depende po sa inyo. Okay? So, ganun lang po yan. So, para at least alam po natin kung ano yung galaw, no? So, halimbawa, mag-check tayo dito sa iba naman. Gold nga tayo. Tingnan nga natin yung gold. Ano bang trend natin ng gold? Sino ang magsasabi ng trend ng gold ngayon? Mukhang muka. Sige, mag-buy lang tayo, guys, ha? Mag-buy lang tayo sa gold. We'll make it 1 kasi 1,000 naman yung ating 10,000 naman. So, I'll make it buy. Ayan. So, nakita nyo halos yung green at saka red magka-isa ng, price, no? Nang nasa gold tayo. Teka, nasa gold ba tayo? Gold ba? Ay, nasa GBU, BBU. Sorry, guys. I'll make it sure na punta tayo sa chart nito. Chart ng gold tayo pumunta. Chart window ng gold. Ayan. Tanggalin muna ang properties natin. O, yan ha. Inuulit ko ha. Ang ating ano is red. Tapos, ang bar up, bar down natin is red. Ay, sorry. Yan. Bull candle natin is lime. Inulit natin ulit ha, para nakita nyo na ulit. Yan. Tapos, ang stop level natin ay yellow. Ayan. So, tanggalin ang grid. Lakihan natin ng konti. Use candlestick. Ayan na. Then, mag-buy tayo ng, ayan po ang ating one-click trading. Gawin natin one lot. Ayan. Ayan. So, ayan na po siya. Okay? Ayan. So, ayan po ang ating, anong command po ulit? Ano pong kasing command? Properties lang po. Right click, properties. Ayan po siya. Tapos, naalala nyo yung tools, guys. Balikan lang natin yung tools, ha. Ito po, huwag natin kakalimutan, no? Yung server, dapat ganyan yung tools natin. Yung server natin, make sure na tama. Kasi minsan, guys, yung server natin, naka-live account ka na, pero naka-demo pa rin yung server mo. So, make sure. Pwede ka rin mag-change ng password dito. Okay? Then, sa charts, make sure na naka-check po lahat yan. Yung show OHLC. Then, yung ask line natin para lumalabas yung buy and sell na line ninyo. Then, naka-max ano po tayo, bars and a history. Okay? Then, ay, sorry, na-close ko. Then, objects. Ayan. Wala naman pong dapat baguhin dito sa objects. Then sa trade, ito guys, napaka-importante nito, no? Yung tools natin. Please make sure size by default, naka-default po tayo, hindi last use. Okay? Katulad niyan, naka-last use tayo ng one lot. So pagka ko nag-trade ka ulit without checking it, baka po one lot ulit yung ma-trade mo, or let's say naglagay ka ng 5 lots. Tapos
nag ano ka, meron kang ginawang something, tapos automatic nakita mo may news, nag-trade ka kagad. Tapos naka-last use ang naka-click dito, 5 lots ulit 'yun. So sayang yung trades mo, baka pumatalo kayo kaagad. Make sure na naka-default and the lowest lot size ang ilalagay natin. Okay? Then one-click trading, remember pagka pagka naka-click ito, ayan, totoo ba? Parang tatanungin niya sa iyo kung itutuloy mo ba na okay lang na pagka nang-click ka is diretso yung execution or gusto mo tatanungin ka pa? Tatanungin ka pa ng MT4 para itutuloy mo ba or hindi yung ganong execution. O, pag in-accept mo yan, automatic, mag one-click trading, sumukan natin guys ha. O, one-click trading natin, o, diretso agad ang execution natin. Pero pag kayo naka-unclick, ayan, okay, magtitrade ako ulit. O, di ba nagtatanong na siya, magsisell ka ba or magbabay? Ganon yon. So, kung kayo po is napapalaro nyo yung cellphone nyo sa mga anak nyo, sa laptop nyo, better na wag po kayo naglagay ng one-click trading para lagi pong merong nag-notify sa inyo. Okay? Then, sa tools po ulit, expert advisor, kung meron po kayo mga robots na ginagamit, dyan po yun na i-apply. Notifications, minsan po kasi may mga notification na galing po sa inyong broker sa MT4 na pwede nyong i-push papunta sa email sa cellphone ninyo, iPhone or Android, pwede po yan. Then email, kung meron pong email ang broker, pwede po nyo nung i-diretso sa email ninyo, sarili nyong emails, ayan. FTP, it's more on ano po, it's more on signals. It's more on provider, na signal provider. Events, ayan. Normal lang po ng mga events, depende. Pero actually guys, hindi naman ito masyadong ginagamit. Then community, yan, kung magpapa-trade po kayo, andyan po yan, andyan din yung yan, oh, special community account details to be able to buy trading robots. Ayan po, mga robots pa rin yan. Hindi natin siya masyadong ginagamit guys, ha? Pero yung mga nagro-robot ginagamit yan. Then signals, kung nagka-copy trade po kayo or nagpapa-copy trade po kayo, merong mga amounts dyan or percentage na hanggang dun lang yung pwede nyong i-expose or pwede nyong i-copy or i-expose sa account ninyo. Halimbawa, hanggang 80% lang kayo, 70% lang kayo, or 50% lang po. Nandyan po yan. So, ginagamit po yan pagdating sa copy trading. Okay? Meron po tayong question. Ma'am, ano yung fund manager? May kinalaman ba yun sa pag-copy trade at paano pagtaas o baba ng candle chart? Kasi move forward, backward lang nakikita ko. Ah, ang fund manager, Sir Melesio, halimbawa po, meron po ikaw kilala na magaling mag-trade. Diba? So, ikaw, hindi ka pa marunong mag-trade. Ang gusto mo, mag-aral muna. So, since meron kang fund na ready para i-trade ng iba, na magaling na at maayos na mag-trade. So at least while you're learning, you are also earning through a fund manager. So si fund manager ang magte-trade ng account mo, then profit sharing na lang po kayo. So ako po before is nag-fund management po ako. Honestly, 50-50 po ang aking profit sharing. Ayan. Pero nagbaba na po ako recently. Na joke lang. Hindi, basta 50-50 po kami noon. Kami nila Sir Nathan, 50-50 kami mostly. So, ganun po yung trade natin. So, again, kung ano po yung hindi po kami nagbibigay ng fixed na, as fund manager before, hindi po kami nagbibigay ng fixed na profit. Basta, actually guys, honestly ha, guys, to be honest, 5% up to 10% lang masaya na dapat kayo. Don't expect too much. That is, you know, being greedy will lead you into something bad. As in, 5%, saan nga kayo makakahanap na bangko nagbibigay ng 5% profit or interest sa bangko nyo on a monthly basis? Sige nga, hanap nga kayo. So, guys, pag may nagbigay ng fund management or nagpa-fund management tapos 5% ang binibigay na profit sa inyo, guys, it's really a big deal. It's already a big deal. And it's really a good deal. Okay? Para better, meron kang kinikita kesa nauubos sa inflation ang pera mo. Alright? So guys, halos lahat na-tackle na natin, no? Thank God, natapos tayo before 8 o'clock. Ngayon, questions. Nakahabol po ba yung mga ating beginners, mga bago nating umattend? Sir Melesio, so far, okay po ba tayo? Sir Aveb? Ma'am Nancy, may questions po ba tayo? Tao po, wala na po. Ayan, meron pong nag-raise ng hand.
The who? Sino? Ayan, si Sir Aviv. Okay, but ano ba? Asan ba? Sir Aviv, may question po? Can I have a copy of the lecture? Yes, definitely, sir. Yes. Ma'am, pagtaas, pagbaba ng chart. Ano po ang question natin sa pagtaas at bababa ng chart, Sir Melesio? Sir Joe, just leave your email address after sa chat box para po ma-send ko sa email ninyo once it's already available. Need na mag-start ng demo? Yes, go ahead, Sir Ma'am Nancy. Ayan, Ma'am Sally, yung robots po, pwede galing sa labas? Pwede po. Actually, marami pong nagbebenta ng mga robot or EA na tinatawag nila. EA is Expert Advisor or another name for robot. Yes, yes, pwede po. Open po ang Tickmill sa mga robots. Kayo po ang mag-i-install. Okay, Ma'am Sally, magkano po ang dapat na i-fund deposit if magpa-fund manager? Depende po sa fund manager ninyo, sir. Si Sir Nathan, $100,000 ang minimum niya. Ako po nasa $20,000. Bawal po ako, hindi po pwede, okay? But yes, minimum ko po is $20,000. Si Sir Nathan is $100,000. Pero again, si Sir Nathan po is allowed, okay? Ako po hindi pwede. Okay, talagang tinanong pa talaga ni Sir Vince. Natapinitan akong sumagot. Best trading hour. Good question, Sir Romualdo. Pero sir, ang question ko kasi ano ba yung time mo na pwede kang mag-check ng account ng market? Kasi pag best trading hour, it still depends on you. Ano po ba yung timing nyo? Sa gabi ba? Sa umaga? Yun ba yung time mo para makapag-aral ng market, yung galaw niya, makapagbasa ng news? Nasa inyo po yun. Kayo pa rin po magde-declare kung ano yung best trading hour. Yes, Sir Aurel, I will send you the video of this webinar tonight. Okay, any more questions, guys? So far, naintindihan po ba natin? Kasi yun ang pinaka-importante. Magiging girlfriend, boyfriend nyo or ang MT4 or MT5. Sa email po ba isi-send? Yes, Sir Andrew, sa email. Paki-leave po yung email addresses ninyo, guys, if you would like to request for the webinar recording nitong ating topic tonight. Yes, sa email po. Just a suggestion, the best trading hours is in London and new sessions kasi yun ang big volumes. Precisely, Sir Russell. New York po and London ang pinakamabilis or volatile na market kasi malalaki po or marami pong banks ang nagtitrade during that hour. Marami pong countries ang nagtitrade during that hours. But then again, if you guys have not so much capital and wala naman tayong oras para tingnan yung market on that time, you can trade on daily po or morning, depende po sa availability ninyo. But then again, movement always starts sa London and US hours, New York time, New York's. Okay. Yes po, Sir, Ma'am, Sir Millard. Yes, kindly send email lecture na ito para masundan ko po ang pagsisetup ng graph. Okay po, Sir Paterno, you're welcome. Okay, so we only have 11 minutes to go or remaining. Okay po, maraming salamat. Meron pa tayong isang question. Newbie po here, pwede po makakuha ng video ng webinar? Sure po, Sir Ferdinand. Pwede po paki-chat yan sa ating chat box para isa lang po yung copy natin. O pwede naman ako mag-copy. Ayan po, nandiyan na. Ayan. Ma'am Sally, ano po masasuggest ninyo na magandang gamitin na strategy for beginners like me? Guys, Sir Vince, are you part of the, what do you call this? Tickmill webinar, Tickmill community? If not, please send me a message sa Facebook so I will add you. Bakit po? Kasi po, nagsishare po sila ng kanilang mga strategies and nagsishare din po sila nagsishare din po sila ng kanilang mga insights doon sa GC natin. So, i-include ko po kayo doon sa ating GC. Para po, yan po ang aking Facebook. Ayan. So, any more questions, guys?
Question po, ano po suggested nating starting capital for trading account for beginners? Very good question, Sir Beaver. Honestly, guys, $100 is just to navigate the system. If you are good enough para kumita sa 100, congratulations. But if you mean real money, guys, $1,000 is a good start. Just to be honest. Okay? $1,000 is a good start. Ayun, pa-join. Sir Vince, paki-ano po ako? Paki-add ako sa, or message ako sa Facebook para ma-add po kita. Pwede po makahingi ng video? Yes po, pwede naman po. Pero yung advance natin, guys, advanced training, merong requirement ha. As much as possible, you should be a verified member or client of Tickmill, provided that you are ano po, registered na meron kang verified account. Magsasubmit mo kayo doon ng document like valid ID at saka po billing statement. Kung walang billing statement, guys, please use barangay clearance. Mas mabilis ma-approve yun. Basta make sure na kompleto ha pag may mga blank kasi ayaw nilang tanggapin. Sure po, Sir Alvin. Alright, guys, any more questions? We only have 8 minutes remaining. Ay, nagta-time check talaga ako. Ma'am, yung time ba na binigay yung table, eksakto ba sa time ng ibang bansa dito? Kasi may sinabi kayong GMT plus 8. GMT, hindi po, GMT plus 2 tsaka GMT plus 3 po tayo. Ayan, GMT plus 8 Philippines po yun. Time zone. Okay? Ah, i-add lang po dun sa market watch. Halimbawa, nasa na ba yung market watch natin? Wait, share. Ito po ang market watch. 14 hours po ito. 14 meaning 2 o'clock, di ba? 2 o'clock. Tama ba? Tama ba ako, guys? 2 o'clock itong 1400. Then ngayon, mag 8 o'clock na po. So mag-a-add ka po ng 5 hours from here. So time zone po kasi yon ng ating server, yung GMT plus 3, tsaka GMT plus 2. Pero dito sa market watch natin, i-add mo lang po is 5 hours para po sumakto po doon sa ating oras na Philippines. How to compute pips? Iko-compute po natin yan sa advance kasi medyo may mga may mga beginners po tayo, but normally sir ang pips po is 10 points is equal to 1 pip. Ayan. Pinakamabilis. 10 points is equal to 1 pip. Good evening. So, paano po mas maganda gamitin? MT4 or MT5? Newbie po. Ma'am Jovi, depende po sa magiging response ninyo. Kasi nga po, ako po ang ginamit ko is MT4 up to now. Yung iba po, kahit newbie po sila, mas gusto nila yung MT5. So, try nyo po ma-check yung MT4 by this webinar po, meron kayo magiging guide. Pagdating sa MT5, magkaiba po. May mga features po kasi talaga nakakaiba or magkaiba. So, hindi ko po kayo ma-guide. Then, again, meron po tayong cellphone at saka, do we still have time? Pwede akong mag-forward or pwede po akong mag-discuss ng itsura ng trading po sa cellphone using iPhone. Pwede po tayong mag-ano, pwede ko na lang i-add doon sa email ninyo. I mean, yung presentation ng iPhone. Sa emails na lang po. Kasi we don't have much time. Okay? Para po ma-include sa Tickmill community, need po ba na mag-verified account na po? Actually, hindi naman, Ma'am Lolita. However, it's best pa rin to have a verified account. To be part of Tickmill. Wala naman pong bayad. I-add mo lang ako, Ma'am Lolita, sa Facebook or message mo ako. I'll add you sa GC if available naman po. Para po makapag, ano po kayo, bigay kayo ng insight sa bawat ano ninyo. Uy, kumikita yung gold. Nakabuy ang gold, guys. Gold nga ba to? Oh, nakabuy ang gold. Ayan na, oh. Tinan mo, kumikita na tayo sa gold. Nakabuy siya. So, yung mga nag-ano dyan, mga nag-gold dyan, oh, nakabuy. Sorry. Nag-try lang ako ng buy. Ayan. Ma'am, paano malaman requirements sa advance para maka-attend? Ay, actually, sir, register ka lang sa link ng advance training natin. Ang requirement po para makakuha ng recording is kailangan web Tickmill verified po tayo. Ibig sabihin, nagpunta po kayo sa website tickmill.com, then click create account.
Pagka nag-create account po kayo, susupply nyo yung mga information. And then at the end po, kailangan nyo mag-upload ng valid ID. Then, billing statement. Kung wala pong billing statement under your name, you can use barangay clearance with complete information. Ibig sabihin, andun po yung pangalan ninyo. Andun po yung address na ginamit ninyo for registration ng Tickmill account. And kumpleto po yung information dun sa barangay clearance. And please make sure na colored po ito. Ano? Kasi pag minsan pagka black and white palibasa nag-approve is mga taga-Europe, hindi po nila ina-accept. Okay? So make sure na ito po ay colored. And don't use electronic na mga copies. Make sure na i-print out ninyo, then picturean, then upload. Mas natatanggap po or na-approve po yan. Ay, hindi po. Hindi naman po agad mag-deposit, sir. Pero at least as much as possible, verified account po kayo. And then, pwede na po kayo mag-deposit if you're ready. Hindi po ako namimilit. Pero again, a requirement to be part and a member of Tickmill. Kasi we are teaching you for free. So yun na po yung benefit ninyo. And at the same time, ang benefit naman po ng company, if you guys at least have a verified account and trade with us. Okay? Minimum deposit natin $100. Guys, we have or giving 15% deposit bonus. Pastor Shem, siya ang naka-enjoy ng 15% deposit bonus at nakapag-withdraw at the same time. Okay? Talagang minimension ko yun, Pastor Shem. So guys, any more question? Wala na po. Kindly send naman po recorded video. Okay po. Ano yung DIA? Ang dami ko talagang di alam na mga mga terminologies ngayon eh. Thank you in advance. Ayan, guys, just in. Yung ating landing page for the IB workshop will be available on Friday. So, yung mga IB dyan, mag-register na. We only have, we can accommodate up to 30 heads na IB. So, paunahan na lang po. Kailangan po maging available or visible kayo dun sa venue, ha? Okay, guys. So, teka lang po, ha? Sandali lang po. Ayan, sumasabay kasi yung marketing eh for approval. Ayan, okay po. Any more questions, guys? Ayan, any more, guys? Any more questions? What is IB po? IB, Sir Paterno. IB means introducer broker. Oh, June 12, Sir Paterno. Sir Pastor Shem, please explain what is IB sa GC po kay Sir Paterno. He might, you know, be interested po to attend. Of course, Sir Melesio, you can. You can trade po confidently. In fact, ang dami na po nagte-trade after makapag-advanced training sila, especially during NFP. What time po webinar bukas? 6 o'clock. 6 o'clock na po tayo hanggang June 7. Thank you po, Sir Vince. Saan ang venue ng IB? Ayan. Sir Charles, sa ano po? Sa Prestige. Ayan. Prestige Building or Prestige Tower. June 12. June 12, that's 10 o'clock up to 2 o'clock in the afternoon. Guys, holiday yon. That's why no excuse. Okay? May parking on the side of the building. So if you guys are interested to attend, please do so. Landing page will be available on Friday. So isi-send ko po yung link nun. We have until Friday na webinar. So NFP yun, guys. Ah, huwag kayo mawawala. Ang trade kung buy at sell para mag-profit na. Sir Melesio, add me po sa message me sa Facebook. I-add po natin kayo sa GC. They have their ano po doon, mga insights and inputs para sa trading. Okay? Any more questions, guys? It's 8 o'clock.
No more questions. Again, guys, you know the drill. Leave your email addresses para po maka-send ako ng webinar. Sasabay ko na, guys, ha, yung webinar nung Monday at saka yung ngayon, isasabay ko na para isang email lang. Para hindi naman kayo mabombard or ma-flood ng emails ko. Okay? Link ng GC, ibibigay ko po. Isend nyo lang muna sa akin. Message nyo lang muna ako sa Facebook. Okay? You're welcome, Ma'am Marceline. All right, guys, before you go, let's pray. All right, Father God, we thank you for those wonderful night. At marami po kaming natutunan at marami rin pong umatend at nag-share ng oras nila. Maraming salamat, Lord, sa wisdom and knowledge that you've shared with us. And we hope na makasama po namin ang bawat umatend na magkaroon ng vision at mission na magkaroon po ng isang Filipino or successful Filipino forex trader per household. Lord, we pray po and we thank you for the love and the blessings that you've given us. Lord, thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Maraming salamat, guys. Thank you for a very, very productive night with you. Ayan. So, sige po. Bye-bye po. Ayan. Basta mag-email, mag-send lang po kayo ng email, ha, para ma-send ko sa inyo. Guys, isasabay ko na. Wag pong mainip. Isasabay ko yung first and second webinar. Alright? You're welcome po, Sir Vince. Thank you. See you guys tomorrow, 6 o'clock. Don't be late. Nag-i-start si Sir Nathan ng 6 o'clock, M punto. Alright? So guys, have a good night. Sir Samuel, hello. Ayan, ngayon ko lang siya nakita. Si Sir Leonito, kamusta rin po? Ayan. Okay guys, have a good night. Blessings. Bye-bye. I'll get the record. Wait lang. Sige lang. Lagay nyo lang yung mga email addresses nyo. Nagsisave pa lang po ako. Okay. Tapos kayo na lang po mag-close, no? Kasi hindi po ako nag-close agad. Chat box. Okay. Okay, tapos na ba? Okay, last si Sir Alvin, last si Sir Richie. No more? All right. So, save ko lang. Anong date na ngayon? 5.31.23. Okay. All right. Bye-bye, guys. Have a good night. Enjoy your dinner. God bless po. Bye-bye.